Araw sa inyong lahat. No? Merry Christmas! I hope merry ang Christmas ninyo. At hindi man, huwag kayo mag-alala. May Pasko pa ulit next year sa awa ng Diyos. What is important ngayong araw na ito ay makakasama-sama tayo. Welcome po sa Capital Report. Today is Friday. This is a usual day for us to report. No? This is the program, a program created by Public Information Office ng Manila City Government through Mr. Julius Lunen and his staff. No? Ay, ito po isang programa namin na maliit na paraanan kung saan ay ipinaalam namin sa inyo ang mga kaganapan, naganap at magaganap sa lungsod ng Maynila. But today is a unique day for us here in the Capital Report. No? Today, I think this is the last Capital Report that we're going to do for this year. No? Dahil there will be a new year. Next year po, no? Taong etneb na. 2020. Year 2020. And I hope maging maganda ang ating year 2020 para sa lahat. But mabalik tayo mga kababayan. Muli magandang hapon at hinding matrapik na Biyernes ngayon. Hindi po matrapik ngayon na Biyernes. Kakaibang Biyernes ngayon. Nakita nyo po yung I think Julius live ba yun kanina? Yung sa labas ninyo, yung picture nyo kanina. So maluwag ang Loton, no? Maluwag ang kalye. Ang traffic ko sa mga toll gate. Yung mga pauwi. Oo, dahil ako kahapon na pag-uwi ko, abot ako hanggang madaling araw sa toll gate. But yun pa rin, tuloy pa rin ang buhay. Balik dito sa City Hall. Balik trabaho na. Ngayon po ay kakaiba sapagkat mas minabuti po namin na magkaroon ng buod ng buong anim na buwan ng buhay natin pare-pareho. Kami bilang pamahalang lungsod ng Maynila, kayo bilang mamamayan. Ano ang naganap sa loob ng anim na buwan ng ating panunungkulan na kayo ay lagi naming kasama. So, i-ready nyo na po ang mga notepad ninyo. Baka meron kayong interest sa aming ibibigay na mga datos o data. At sa aming pagre-report ngayon. Ito'y maliit naming kaparaanan muli na bigyan kayo ng general perspective of what transpired for the past 6 months. And I believe that you deserve it, no? As the people of Manila, especially kayong mga nasasakupan namin at yung mga dadako. Teka, bago ko magpatuloy, no, papaalala ko lang. Ay, although yung Luneta, nakakaawa naman, ano, yung Luneta is under National Parks Development, no? Under DOT. Oo nga naman, mga kababayan, kawawa naman yung mga taga-NPDC. Oh, kami, lilinisin namin. Pero mas madali maglinis kapag kinukuha namin yung mga pinagsidlan na lang ng inyong mga basura. Nako, kung nabubuhay lang si Rizal, baka pagtatadadyakan tayo lahat pare-pareho doon. Oh, yun po ay National Park, hindi Smoky Mountain. No? Oh, kaya panawagan ko lagi, ha? Kote, huwag nyo na may tapon yung basura nyo kung saan-saan. Yung aming mga kababayan dito sa lungsod, nakikisa na. Yung mga dumarayo sa lungsod, konting kusang disiplina at malasakit man lamang. Particularly, ito, National Park yan. No? Kawawa naman, no? Yung ating parke. Napakinabangan ninyo, hayaan yung pakinabangan din ng iba. Dumating kayong malinis, aalis kayong malinis. Para yung susunod na gamit, nagagamit ng park, na mamamayan din ng Manila, magamit nila ng malinis. No? Kusa lang, tingin ko, pag nagkusa kayo, tingin ko, mas bibilis lahat ang trabaho ng gobyerno. Kaya yan ay paalala ko lang, ha. Kasi mag-new year.
ano na ba ngayon, Julius? 27? Today is 27, so there will be about 3 more days or 4 more days to the new year. Patapos na ang taon. Pabago na ang taon. Magbago na rin kayo. Bago-bago na. Kailangan natin makiisa. Anyway, it's our part. Kaya, pag kayo'y napicturean niyo, ito'y pakikita yan sa buong mundo, naku, kahihiyan din natin yan, mga kababayan. Although, ang balita namin, yung mga dumako, no? Yung mga dumako dito, nagdala halos ng basura. Okay lang yan, basta ilagay nyo sa tamang sisidlan. Tapos may mga staff naman yung national park. Tapos kami naman siyudad ng Maynila, ang obligasyon namin, hakutin yun. Yan naman ang garantiya namin sa inyo. Pakiusap ko lang, panawagan ko lang. Kasi sa bagong taon, definitely marami na naman pupunta sa Luneta. Dito sa Maynila. Huwag nyo na lang ilagay kung saan-saan o itapon yung mga basura ninyo. But anyway, let me begin because it's going to be a very long report. No? At mahirap pong magsalita mag-isa rito. But I'm happy to be of service, no? At the very least, inform you on what happened in the past 6 months of our lives in the city government. Unang-una, ang una ko pong i-report, yung office of the mayor, no? Under po sa office of the mayor, sa loob lamang po ng 6 na buwan, tayo po'y pumirma ng 51 executive orders, no? Ang unang-una na dyan ay yung dahilan kung ba't nyo kami napapanood. Yung executive order number 1, open governance. Ibig sabihin, mapapansin nyo mga kababayan, maybe it's unique or maybe it's not that new to a normal streaming in other countries or maybe in businesses. Unique simply because maybe it's the first time nakakita kayo ng local government unit na nilalive halos lahat ng event. Sa Maynila. The reason behind of that executive order number 1, and I'm going to discuss only executive order number 1 specifically, for you to get involved. Because we want you to participate. In an open governance, you're exposing yourself to the people, to the eyes of the people. The only pagitan na lang natin ay ang screen ng camera na yan. Yan lang ang pagitan natin. Which is naging mas productive kami. Bakit? I get data, reports from the people. Nare-revalida naman namin at marami dun totoo. Maraming mga house show. Halimbawa, gusto lang siraan yung isang tao and so on and so on. Hindi naman namin masyadong papatuloy. Pero mas marami sa inyo nagbibigay ng valid information. And because of that, mas magiging epesyente kaming lahat, no, dito sa pamahalaan. So, ayan po yung pinaka-importante executive order na pinirmahan natin, no, yung open governance. Yeah, you're always part of what's going on in the city of Manila. At dyan nyo rin nakita yung aming kapalpakan, yung aming pagkukulang bilang pamahalaan, at ano naman ang aming responde, action o mga ginawa, no, para at least medyo balanse naman kahit papano. Hindi lang puro good news. In fact, you can see me in some videos that you'll see the other side of me. The other side of smiling is an angry face, no? So that there is still human being in the leadership, no? Yun ang yung aming in a way, pabor sa inyo dahil wala na kaming halos pagkukubli na nagagawa. At nakikita nyo, para na kaming, tawag dyan, because of that executive order, para kaming nabuhay sa ilalim ng bahay na glass. No? We are exposed to scrutiny, we are exposed to suggestions, or maybe some other things, no? But what matters most, the important portion of it is you are part of the local government of the city of Manila.
Yan yung executive order number 1 na isa sa mga 51 na ating pinirmahan. At marami rin tayo dyan na talagang natutuwa ho tayo yung mga bisita ng ambassador, no? At makikita ninyo well, sa kasaysayan ng lungsod ng Maynila, no? Wala pang nangyari. Ngayon nga yung pangalawang ambassador ng ano ng China, no, just came a few hours ago to visit to make a courtesy call. Ano bang bisa niyan pagka bumibisita yung mga ambassador? Oh, alam niyo yung mga yan, may tinatawag na goodwill, no? Yung meron yang kagad i-offer sa iyo na makabubuti naman sa ating mga kababayan sa lungsod. So thank you very much to those members of the ano tawag diyan? Basta yung mga ambassador, thank you very much sa inyo in your respective countries, no? At tayo rin, no? We promoted the City of Manila's tourism hub. Business organization like PCCI, FFCCCI, Makati Business Club, social civic organizations like Lottery, Lions Club, Junior Chambers of Commerce, Cultural Heritage Tourism Associations. Lahat yan, no? Pinilit natin pagkasya-kasyahin. Tawag natin, marketing rally. Minarket natin talaga yung lungsod. At marami naman naging epekto yan. As we progress with the report, at makikita ninyo, kahit pa paano naman sa awa ng Diyos. No? So, at yung pagbisita natin sa mga lugar, no? Aktwal na pagbisita, hindi na lang tayo nagbabase sa mga report-report. Nire-revalida natin. Because of that, may mga naitayo tayong programa at itatayong programa. So, yan po. It's quite unique that in 6 months, you have 51 executive order that defines or defined or bigay ng direksyon saan papunta ang Maynila. Bagamat I'm only acting doing things at the mercy of an old budget from the past, no? Medyo mahirap po yun. I know there are teachers who are watching right now, teachers of governance. They know what I mean. Hindi ka basa-basa makakakilos on the basis of an old budget not designed by your concept and ideas and so on and so forth. Medyo challenging yan. But sabi nga natin, hindi tayo magpapaawat. Magkaganon man, ito po ang naging mga epekto na ng mga bagay na yan, no? And let me go to the City Council, and thanks to Vice Mayor Hany Lacuna, you know. In the City Council, we passed about 167 resolutions and 30 ordinances, no? In the City Council. Accredited NGOs, people's organizations and cooperative. So, makikita ninyo, masinihikayat natin yung mga NGO, asosasyon, na mag-participate sa gobyerno. At napakabilis magpasa ng batas ngayon sa Konseho ng Maynila through the leadership of Vice Mayor Hany Lacuna, and thanks to members of the City Council headed by the Majority Floor Leader Attorney Joel Chua. Yung 30 ordinansa, makikita ninyo dyan, Julius, parang pareho yata yung 2000-2018 mo. Sa ibabaw. Mali yung data mo. Ayan, no? Makikita ninyo yan, no? Yung 30 ordinansa, kasi yung sa kabila ho, yun yung panahon nila. No? Sa panahon natin, yung nasa kanan. Sa 30 ordinansa na yan, makikita nyo dyan, nakapalobo dyan halos yung lahat ng social amelioration program natin. Dahil habang wala tayong pera, and I'm operating with the old budget, we prepared necessary and enabling law that will provide an institutionalized sustenance or assistance to our citizen. Because I wanted it that way simply because I, for one, will come and go.
no? But the institution stay. So will stay, no? Eh, ang sa akin, gusto ko kahit pagdating ng araw, which is takda, may takdang araw yun, talagang kahit wala na tayo, pinakikinabangan pa rin ang taong bayan dahil yun ay naisa batas. Dito, may bisita tayo dito, mga staff ni Senator Angara, nandito dito. Kita ninyo, sumalangit na ang kaluluwa ni Senator Angara, but the Senior Citizens Act was authored by Senator Angara. O, nasa kabilang buhay na si Senator Angara. Pero hanggang ngayon, pakikinabangan ng mga senior citizen yung batas. Yun yung point when you tried to make it in a form of law yung mga programa. Kaya pag mapapasin nyo, para bang walang dating yung ginagawa ng konsilyo, hindi po, mahalaga po yung pagsasabatas. Mahalaga po talaga. Kasi para magbago-bago man, dahil may batas, kailangan ipatupad. Not until the law is further amended or repealed, no, otherwise. But for the meantime, yan po. Yan ang nangyari sa City Council. Thank you very much, ha, Vice Mayor Hanil Lacuna. Thank you very much, Manila City Council. Thank you very much, Majority Floor Leader Joel Chua of 3rd District. Thank you very much sa inyo sa mga pinakiusap kong batas na ating gustong implement sa kaayusan, sa trabaho, at social amelioration, at pabahay. Lahat po yan, yung makikita ninyo na mas productive po ang City Council ngayon. No? But now, let's go now to Bureau Permits. Ano ba naging epekto nito pag-ikot-ikot natin? Yung sinabi ko sa inyo, nagikayat tayo ng mga negosyante. You know, as you can see in your screen, we have approved about 3,895 new businesses in 6 months. Wherein, comparatively speaking, in their time, in the past, in 2018, the same period, they only approved 3,011. So that's about 16%, double-digit growth. Mahirap po magbuhat ng bangko, no? Mahirap po magbuhat ng bangko. But hindi pwedeng ikubli, at ipinagpapasalamat ko yan sa aking mga kapwa bahagi ng pamahalang lungsod, yung kanilang effort na pakikisa ng pagsasaayos ng pamahalang. You know, that is 16% growth. Double-digit growth in a matter of few months. You know, that is something that I am grateful to my fellow colleague or workers of the city. So congratulations, no, sa ating mga kasamahan dyan sa business permit. Keep it up. Let's make it 32. Malay ninyo, mas malinis, mas maaliwalas, mas panatag ang lusod ng Maynila, tingin ko mas maraming papasok na negosyo. The effects of those, the things that you see in your screen, no, is it will generate more jobs, generate more taxes, more sales, more taxes for the local government unit. So I don't have to increase. Then I will continue to fulfill the yung pagpapababa ng amilyar. Pangako ko sa inyo yun, di ba? O ngayong Enero, mararamdaman nyo na yung pagbaba ng amilyar, no, sa lungsod ng Maynila. So, pag tininan po ninyo, sa loob ng isang taon, no? Sa loob ng isang taon, we have about 8,281. Sa kanila naman, kasama mo na yung sa kanila, 7,144 new businesses. So, I hope you can grab a copy of it in your cell phone, no? Grab a picture of it so that you have something to keep as your reference, so that later on next year maybe we will fail, no? Baka bumagsak kami. You'll never know. At least you have a comparison, and this is your data. And just so you know, mga kababayan, just so you know, stating facts lang tayo. Hirap na hirap kami kumuha ng data. We are just starting to gather data. Kasi mukhang hindi uso yata yung
the policy making based on data ng mga nakaraan. Hindi po. Tayo po, pipilitin natin magkalap ng maraming data, and from that data, we will assess, address, innovate, and come up with new programs, maybe to develop it better, to make it better, or make it more efficient. No? Ayan po. Kaya yan ay amin pong ini-expose ang aming mga sarili sa mga ganitong numero, so that it's for you to demand. No, you deserve and you have the right to demand from your government, because you deserve better things from us. No, so yan po, pagdating naman sa market administrator, no, ito po yung aming mga talimpapa, yung aming mga palengke o sa lungsod ng Maynila. No, ang makikita ninyo, noong 2018, ang koleksyon nila is 26 million pesos. O, tayo po, ang koleksyon natin, 67 million pesos. Tanong, nagkaroon ba kami ng bagong market? Hindi po. Dumami ba yung nagtitinda sa market? Hindi rin po. In fact, marami ho dyan na privatized pa noong panahon nila. Ayan po, sa inyong screen. No? As you can see, no, yung business permit sa market, about 12,000 pesos, tayo naman 80,000 pesos. Ang na-process nila sa market, 4, tayo naman 24 in 6 months. So, I hope as we progress with this report, I hope you get those data. Anyway, it's going to be in the internet. That's a problem that we have to answer later on. No? But hindi na po pwedeng maikukubli yan. Kasi po yan ay pumasok na sa kabang ng bayan. No? Kaya po bago namin yan nakuha, ay report na lang. Ito po yan, ano? Para lang sa kaalaman ninyo. Yung nakikita niyo po sa screen, ito po siya. Report ng mga department head. Ni-require ko po sila. At nataranta po sila, halos hindi sila nakapagbakasyon. Oh, kasi hindi nila akalain na hingyan ko sila ng year-end report. Hindi nila sukat akalain. No. Sabi ko, I need your report. Progress report or failure report, it doesn't matter. What matter most is the information that the public may receive. Ayan po. Ayan. Kaya yung nakikita nyo sa screen, ay brief na lang po yan. No? But if you need a copy of it, it is an official communication sent to us. No? As you can see, no? This is an endorsement. So it's an official public document that you, any John Doe's and Mary can have an access on it. No? Especially with the direction of the president, no? Yung ARPA law, anti-red tape law, yung information, freedom of information, yan. Kunin niyo po dito. Anytime po yan. No? O ngayon naman, punta naman tayo doon sa pangarap natin na sabi nila, isa sa sanhi ng kriminalidad ay dala ng napagkaitan ng pagkakataon na makapaghanap buhay. That's one, yeah, that I agree. Meron din naman na portion na batugan lang talaga yung iba at gusto magkamit ng mga bagay at makapangapi ng kapwa niya pobre. Meron din hong ganun. Meron naman talagang iba dala ng kanilang bisyo. But be that as it may, I always believe that if the local government unit will come up with a direction or vision to give job opportunity, yung kaninang nakita niyong businesses, yun yung sinasabi ko, yung kaninang businesses na nakita niyo, ang tumbas noon, trabaho. Trabaho equals to panatagang buhay. Pag panatagang buhay, less crime. And that's how you solve petty crimes or criminalities, no? In your respective city. Yun lang naman yung personal point of view ko. Doesn't have to be for everybody. But if I'm going to address criminalities, I would not only address it by going after a crime committed or those bad elements. No? I want them
to be given a chance to earn a living. Decent, without violating any rights of others. Oh, kasi meron mga iba dyan, ako natanggalan ako ng trabaho kasi nag-clearing operation. Opo, nakapagana buhay ka nga, may hinapi ka naman. Nakapagana buhay ka nga, illegal naman. It doesn't make sense. Still, the sauce for the gander is the sauce for the goose. Same banana, sort of say. But, having said that, I just want you to know, IPESO, yung Public Employment Office namin, biglang naging aktibo yan. Maraming salamat, Kep Pernan. As you can see, tingnan po ninyo. Yung pangarap ko po sa mga senior citizen, yung kinopya ko, sabi ko naman sa inyo, mangongopya lang ako eh. O yung kinopya ko sa Amerika, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Japan. Nagsakatawang tao na. Noong araw, nung kausapin niyo ako, sa kalye-kalye, naalala niyo nag-ikot ako, sabi ko sa mga lolo at lola, trabaho para kay lolo at kay lola. Yun lang yung muna natin pangarap. Akala niyo pati PWDs, nabigyan natin ng trabaho. As you can see in your screen, nung panahon nila, dahil wala naman silang programa para sa senior citizen, with regard to, making them more productive and bring it back as part of a productive members of the society. Earning a living. Yung panahon nila, zero. Nung panahon natin, animable lang, 339 na senior citizen, may trabaho na. Ayan yung nakikita nyo sa fast food. Tapos, yung mga PWDs were given a chance to be part of the income-generating members of the community. There is about 50 of them. In a short period of time. Nag-umpisa lang to after natin makumbinsi sila, Julius. Ano lang to? Oktubre, ano? Mga Oktubre, Nobyembre, no? Dahil nagsimula tayong manawagan July, August, they start coming in, di ba? McDonald's, Jollibee, and so on and so forth. Yung mga malalaking kumpanya. Ayan. Yung meron tayong sa ating mga job fair. Yung may-ari ng kumpanya naghahanap ng empleyado o yung tao naghahanap ng empleyo, pinagtugman natin. We have about 1,455 new jobs created by Under Peso. So thank you very much kay Pernan, no? Director Pernan. And I hope these numbers will grow, no? In the coming months kasi sa dami pa natin pinirmahang MOA, no? And I hope ito naman ang pakiusap ko. Mga kababayan, sige, tulungan niyo ako. Makisuyo lang. Lahat ng mga kumpanya na nag-hire ng senior, tangkilikin po ninyo. Bakit? Tatanda din tayo. Tayo na susunod. Tangkilikin natin yung tumutugon sa panawagan ng pamalang lungsod. Diba? Ano lang yan, parang kooperatiba. Balik tangkilik. Tinangkilik mo panawagan ng pamalang lungsod, kaming mga mamamayan, tatangkilikin din namin yung mga produktong ibinibenta o serbisyo na ibinibenta ninyo. Would you not love to see, very mo, a 92-year-old? Still can, can work, no? Julius, no? I think she was featured in a television. Nakakatawa. She's making a living. Hindi na yung masakit mang tanggapin sa katotohanan, pero ito'y nangyayari pa rin. Maaring pailan nila, pero bawat buhay ay mahalaga. Bawat buhay ay may halaga. Ibigay mo, di ba, minsan, kung ituring na lang yung mga matatanda sa atin sa bahay, parang istatwa. Bakit? Hindi na kumikita. Bakit? Pabigat eh. Yeah, may ganun ugali ang iba. Ako, pakatatandaan ninyo, may kasabihan sa eskwelahan. tinuro sa eskwelahan to, naalala ko sa teacher. Tinanim mo. Siyang anin. Yan ang ipinakita mo sa anak mo. Pagtanda mo, yan din ang gagawin sa'yo ng anak mo. Kaya tingin ko, yung pagmamalasakit, pagmamahal sa ating mga matatanda, ay isang kultura, kaugalian, tradisyon
nating mga Pilipino nakakaiba sa buong mundo. Kasi sa ibang bansa, ang matanda, ang damatan, pinupunta na lang sa yung mga home for the aged ba yan? Yung care facility. Tayo hindi. Inaakap natin. Kung yan, ginagawa sa loob ng bahay, ang pamalang lusod, itinuturing natin isang bahay, may ama, pinangangalagaan din natin sila. Inaaruga din natin sila. And giving them enough opportunity to be more productive. Saka, at least marami sila namimit ngayon, ba dyan, dalaga na. Dalaga na ulit. Malayo, may mamit pa kayo mga special friends. No? You will never know. But what matter most is you are again exposed to the society. Mingled. Mas marami kang kausap, mas tumatakbo ang utak mo. Kaya nga pinabuksan ko yung library. Hindi lang pambata eh. Yeah, sinabi ko kay Director Maylin, sabi ko, Direktora, yayain mo lahat ng mga senior citizen. Sabihin mo, tumambay sila dito sa library. Fire condition ko to. Magbasa sila dyan. Ang daming babasahin. Dito na sila magsudoku. Minsan, nasakali ko lang nakikita. Dito sila mag-meeting. Kasi it's a public library. Pag magamit din nila yung... there are things that we can do for our senior. The logic behind giving ample time, extra effort for our senior is simply because kung nasaan man tayo ngayon, most likely, o dahil sa pagpupursige nila nung araw. Yan, pakatatanda ninyo. Kaya darating din ang araw, makukuba din tayo. Darating ang araw, maubos din ang mga buhok natin. Darating ang araw, manghihina rin tayo. Always remember that. Kung ano ipinakikita ninyo sa mga matatanda ngayon, yan din ang gagawin sa inyo ng mga bata bukas. Kaya ako'y hinihikayat ko kayo, kayong mga negosyante. Hindi kawalan sa inyo. I know. Ako'y negosyante din eh. I know. Hindi kawalan sa inyo to give opportunity for our seniors. And thank you. Thank you very much for heeding the call. This is not for me. This is for our community. Because you businessmen are part of our community now. The mere fact that you are engaging our constituency into business, selling your products, you are now part of the community and we want you to help. We have an idea, we don't have a capacity. You have a capacity and our idea comes together, then that's the result in your screen. Di ba? Kaya tayo magtutuloy-tuloy yan. Ha? Tutuloy-tuloy natin. Hindi tayo titigil. Maniwala kasi hindi. It's either sumabay kayo o mapag-iwanan kayo. So muli, panawagan ko. Mga kababayang nanonood, let's show our support for our seniors. And PWDs. Lahat ng mga restaurants na tumanggap ng PWDs at senior citizen, tangkilikin natin. Yung hindi tumatanggap at pareho lang ang tinitindang burger, o steak, o tinapay, doon tayo sa marunong lumingon sa nakatatanda sa atin. Okay? Para lang a simple support naman natin doon sa mga kumpanyang marunong lumingon sa mga nakatatanda sa atin. So, sa mga lolo't lola ko, ha? Easy-easy lang, ha? Galaw-galaw. Huwag masyado. May dala ba kayong calcium block lagi? Ha? Ano yan? Ano pa ba isang, sa maintenance? Metmorphine ba yun? Ano ba yun? Ha? Yung parang calcium block, pag high blood. Kung ano man yun. Basta dala kayo lagi ng mga... Marami ako sa health center, ha? Ng pang-maintenance. Marami ako sa health center. Nagpabili kay Dr. Poxpangan ng mga maintenance para sa senior. Then let's go now to MTPB. No? Sa Manila Traffic Parking Bureau,
Noong panahon nila, sa fines collected, 5,498,752. Tayo naman sa panahon natin, 49 million against 5 million. The same period, with the increase of 894%. Pag titignan mo sa initially, mas maraming inuhuli ngayon ng MTPB. Pwede. Posible. O, maaari din naman, talagang maraming nagbabiolate. Maraming hindi sumusunod. Actually, it's more on, yung maraming hindi sumusunod, no? Pero, anong epekto niyan sa buhay natin? As you can see, marami na kaming tinanggal ng MTPB na nangungutong. Marami na. You've seen it here in Capital Report. We don't tolerate. One strike, you're out. If there is a video, merong enough evidence against you, you're out. No? So, ano ibig sabihin? Ito po yung epekto ng pagiging maigpit. Ibig sabihin, tinitikitan ka na. Pag tinitikitan ka na, yung ticket na binibigay sa iyo, hindi inimprenta sa rekto. Talagang magbabayad ka. Pag nagbayad ka, dahil sa penalty, ayan, pumapasok sa kaban ng bayan. Ayan yung fines. Ito, parking fees. Noong panahon nila, 11,700,000. Noong panahon natin, 28,370,000. Tanong, Mayor, di ho ba nagtanggal pa kayo ng mga parkable areas? Opo, nag-clearing pa tayo. Di po ba nagbukas pa tayo ng nakipagtulungan pa tayo sa Metro Manila o what we called Mabuhay Lanes? No? Opo. Dumami ba kalye ng Maynila? Ay, hindi po. Dumami ba ang parkable area? Ay, hindi po. It's the other way around. Nabawasan pa ang parkable areas. Mayor, ba ito lumaki? Kung nabawasan, kumonte, bakit lumaki yung koleksyon ng parking fees? Ayan po. Hindi ko po alam. Sila po sasagot niyan. Hindi naman po pwede ikubli yan. Nabawasan pa yan, ng parkable areas. Ayan po yung masinop namin. Maaaring may mga disagreement tayo sa kalye, sa mga nililista. Marami yan eh. Maraming mga, we're talking of millions of people or hundreds of thousands of people will park in the streets of Manila. Now, what matter most is that, mga kababayan, ito po yan. Ayan po ang epekto. Pumasok sa kaban ng bayan. Tingnan nyo, yung clumping and impounding fee. Noong panahon nila, 277,000. Panahon natin, 2,229,000. You do your math. Total of 17 million. Tayo na total of 79 million. Ayan, mga kababayan. Sumusok pa lahat. Para lamang po sa kaalaman ninyo. So, an average of 455% growth in 6 months. Ang epekto po niyan, ang ibig pong sabihin, hindi po sa pagbubuhat ng bangko, ang aming mga ahensya ng gobyerno nagiging masinop. Kaya yung pangarap kong drum, ay marami akong biniling bebel gum. Butas yung drum, nilagyan ko ng bebel gum. Kaya tingin ko, kahit patak-patak yan, mapupuno rin yung drum. Kasi bakit? Binibigyan ko ng pahalaga yung binabayad ninyo na kailangan pumasok sa kaban ng bayan. Kaya bagay na pinagpapasalamat ko yan sa ating mga kawanian. Kay Director Dennis Biahe. Sa Department of Assessment naman tayo, new assessment. We have about 1,229 cases versus sa kanila naman 448 cases. Assessed value. Noong panahon nila, 1.2 billion. Tayo naman, 2.3 billion.
Tama ba yung math ko? 1.2 million and 2.3 million. Total increase in assessed value. Ito importante. Mahalaga to. Sa kanila, nung nakaraang taon, 1.6 billion. Tayo naman, 2.2 billion. Ayan po. Nasa screen nyo po lahat yan. Anong increase? Ibig sabihin yung mga ano yan eh. Okay. Ganito po yan, madalit salita mga kabayan. Yung mga hindi makita. Nakita na. Yan lang ang ibig sabihin yan. Kasi gusto ko, minsan gusto ko layman's term eh. Para mas maunawaan ng tao. Hindi ko alam kung paano nawawala yung assessment. Hindi ko alam saan na ikubli yun. Saan na ipatong yun. Pero just so you know, ayan po. Estimated increase income, 39 million ng panahon lahat, tayo 52 million. See? Numbers don't lie. Okay, eto na po. Tayo naman. Kalawak nito. Department of Engineering. Ito yung pinaka naging busy for the past 6 months. New permits for private buildings, 153. For renovation, approved. Mali na naman spelling mo, Julius. Approved yan eh. Mukhang may ano pa si Julius ah. Mukhang may Christmas break ka pa. renovation. Okay? Ito po. Malaga. Total roads cleared of illegal structures. Primary and city road, 2,233. Barangay halls demolished, 197 barangays. Illegally parked vehicles cleared. Kumapit kayo. 42,767. Illegal vendors relocated, 9,102. Illegal jeep and tricycle terminals. Ito po yung mga illegal terminals. 14,612. Stall encroachment. Ito po yung mitindahan sinakop na ang kalsada. 15,864. Mga kababayan, pag tiningnan nyo yung mga numero na yan, halos wala pa ho kung nagawa sa Maynila. We're just starting. Ayan, tingnan nyo po. What happened to us? Why, Delilah? That's how challenging Manila. Ganyang karaming effort. And yet, pag tinignan mo, marami pang gulo sa Maynila. Marami pang mga areas of concern. More to go. I hope sa mga kababayan natin, sana naman, huwag nyo nang balik. Para umaliwalas na tayo ng gusto. Kasi hindi atin. Kahit na tulugan mo yan, diyan ka na lumaki, kamatayan mo na yan, mabuhay ka ulit. Basta hindi iyo, hindi magiging iyo. Ganun lang po, simple lang po ang batas. Hindi po tamang katwiran. Matagal na ako dito eh. Dito na nga ako, nakalakihan ko na nga yan eh. Hindi po, pagpaumanin po, pagpapasensyahan nyo na. Minsan, kung gusto talaga natin ng pagbabago, ang pagbabago nasa sa atin din. At hindi ko muna kasanayan na ay tama na. Hindi po. Minsan nga, kung nangyayari, yung abnormal naging normal. Huwag po. Don't do that for you. Don't do that for me. Let's do that kind of change for the next generation. Because whatever chaos or anarchies that we are experiencing right now or felt, it's simply because that is the only effect of non-governance,
in the recent history or recent past. Kaya, if you want to have the same thing, well, let's not do anything anymore. Because, you know, if I may share to you what Einstein said, you know, don't expect different results will come to you tomorrow. If what you did today is the same as yesterday, you will have the same result. Road projects and asphalt improvement, pavement, road paved, 11,830 square meter. Kapis, ito yung may mga donation din sa atin. With LED bulbs hung and lighted on trees, 22,479. Street light supplied and lighted, 436 pieces. Ito po yung mga pundidong poste. Oh. Simple fix. Pero pag titingnan yung mga numbers, mahuhulog ko kayo sa bangko. At marami pang madilim yan sa Maynila. Oh. Ngayon, top avenue lang. Ngayon, nagliwanag na after 4 years. Eh. Walang kailaw-ilaw doon. In-ground lamp installed and lighted, 361 sets. Lights replaced and lighted, 235 pieces. LED strip light installed, 5,100 meters. Ito, nako, ito importante sa lahat. Ito yung madalas na nire-request sa akin ng mga netizen. Mayor, yung sa labat na kuryente, oh, makikita mo yun, pinuporward sa akin ng netizen to. Oh, we have done that in 50 major streets of Manila. And we will continue. We will not stop. Ibig sabihin yung bundling, alam nyo yung bundling? Ayun, para naman, ganun pa rin. May laylay pa rin. Pero alam mo, may gobyerno na. Oh, pinutol ko lahat yung mga hindi na mga nagsarang kumpanya ng utilities, mga hindi na nag-i-exist na cable company, pero iniwan na lang nila yung mga kable nila roon. O, pinagpupatuloy namin lahat yun. O, ang natira na lang doon, kung ano yung pinakikinabangan ng tao. Tapos may konting tali para maliwalas ng konti. O, thank you very much sa City Engineering. O, sa OSCA, we have issued about 10,371 senior citizen ID. Hindi po galing rekto. Tapos, ito po, ito maganda. Maraming salamat, PayMaya. Kasi, meron po akong pangarap sa mga senior citizen. Naalala nyo, sabi ko, kukopyahin ko, dadaling ko ang Makati sa Maynila. Ano po yun? Mangungopya lang ako sa Makati. Una, di ho ba yung birthday ng Makati senior citizen may cake. Oh, pangarap ko rin po 'yo for 2020. Pero na-implement na po kagad itong December. Oh, kasi may sobra pa akong nakitang pera. Oh, di tinodas natin. Paano natin tinodas? Binalik natin sa tao. In what form? Services. Oh, ayan po. 6,000 first month. Tingnan niyo kung gaano karaming. Alam niyo ito, medyo touching to kasi may mga bedridden na senior citizen. 6,722 senior citizen benefited from the birthday cake. Dati laway-laway lang. Ngayon tupad laway na. O, pangarap ko lang yan dati sa inyo. O, that will continue. That will go on. Okay. O, sa mga nag-birthday ng December, o mga nakatanggap ng cake, at tatanggap pa ng cake kasi may ilang araw pa eh. Ha? O, happy birthday sa inyo. I hope na napadalang ko kayo ng diabetes. Matamisu yung cake, masarap. O, but you know, I saw videos of you smiling across demographics. O, meron pa nga, mga nasa condominium, nasa squatter, malusog, nakahirati. Nakita ko po mga picture ninyo. Marami salamat naman te na na-appreciate ninyo yung small effort namin sa City of Manila. Na sa araw ng inyong kaarawan, naalala kayo ng pamahalang lungsod ng Maynila. So sa mga lolo't lola ko na nag-birthday ngayong December, enjoy the cake. At yung mga hindi naman nabigyan,
Halimbawa, October, nag-birthday ka October, o September, o August, ha? O huwag kayong maglala, habaan yung buhay nyo. O, may sure pa. Malalasap nyo din. Joke lang, but it's true that I want you to experience for the first time in history ng Manila that there are tangible programs that you going to receive. Now, going back, why ako nagpapasalamat sa Paymaya? Katulad ng kinopya ko din, hindi ho masama mangopya ha, sa paggugobyerno. Pero paalala mga batang nanonood, bawal mangopya sa eskwelahan. Ha? Pinaalala ko lang, baka sabihin nyo, eh bakit to si Mayor, nangongopya lang? Hindi nyo pinagagalitan. Ang kinokopya natin, yung mga mabubuting gawain, magagandang programa sa ibang bansa, sa ibang syudad. Yung ating mga senior citizen, innovated lang sa Maynila. Magkakaroon na sila ng pensyon. Buwan-buwan. Pati persons with disability, pati solo parents, magkakaroon sila ng pensyon. Ha? So, bakit ako nagpapasalamat sa Paymaya? Sapagkat pinakiusapan ko sila, huwag singilin ang syudad ng Maynila. Ito po, for the record, I think, as we speak today, kami lang yata sa syudad ng Maynila ang magbibigay ng card ng walang danyos sa benepisyaryo at walang danyos sa syudad ng Maynila. We got it for free. Ewan ko po dyan yung ibang syudad. Okay lang po yan. Basta sa taas sa atin yung facts lang, no? Card bearing sila. Walang tosgas sa pera ng gobyerno. Maraming salamat, Smart Paymaya. Pati yung GCash para sa ating mga estudyante. Walang tosgas. Pero, bakit mahalaga sa akin na naka-debit card? Card sila. ID na nila, debit card pa. Bakit? Kasi kung talagang gustong ibigay ng gobyerno, dapat ang tao sa gobyerno, katulad namin, ay nag-iisip ng mga pamamaraan. Efficienteng pamamaraan. Dahil dito, sa ganitong teknolohiya, mababawasan ng pagdodoble-doble. Pagpapanggap. Kasi may KYC yan. Ibig sabihin, what is due for the senior, hindi makukuha ng ibang tao na hindi pa senior. Huwag kayong mag-alala, yung mga naghahangad ng ID na senior citizen dyan sa rekto, ha? Nagmamadali kayong tumatanda, tatanda din kayo. Hayaan nyo muna sila. Hayaan muna natin sila magbenepisyo dito. Anyway, batas na ho ito. Yun yung binanggit ko kanina sa inyo kanina na mga batas na pinapasa ko sa konseho. So it will continue. Ngayon, isinama ko lang yung pakita mo Julius. Solo parent. May assistance sila. Yung persons with disability, may assistance sila. So we're trying to be inclusive as much as possible. Yan. Kaya maraming salamat. I hope you finish what you're doing with regard to KYC. So sa mga senior citizen, nananawagan ako sa inyo. Sa mga taga-Maynila, ha? Taga-Maynila. Ipalista nyo na ang inyong mga sarili. At siguraduhin ninyo, dala nyo yung old ID ninyo. Baka mamaya fake yun. Oo. Kayo din. Kasi naman no, siyempre, kailangan ako po may pananagutan na proteksyonan ng bawat sentimo ng kabanambayan. Na yun ay mapunta sa mga taga-lungsod ng Maynila. Dahil yun naman ay karapatan nila. Bakit? Yun ay pribilehi yung ibinigay sa kanila ng batas ng lungsod ng Maynila. Yan ha. So, yan po ang nangyayari ngayon dyan sa OSCA, the Senior Citizens Office. Huh? Okay. Civil Registry Income. Ito po yung mga ikinakasal, ipinanganganak, noong mga isinakal, mga kinasal. Ang income nila noong nakaraan ay 14.6 million. Ang income naman natin ay 15.5 million. Ayan, ha? There's about 6% growth. And I'm happy with that. Kaya that's why I'm happier
when I see double digit, no? Because in a short period of time, kasi importante yung growth of income. Projection kasi ng income yan, para pag-project din natin ang mga program of governance in the next year, and then year after that, alam natin paano natin tutustusan yung mga plano natin sa pamamahalo. So, ito naman ho, sa MBB, 18 ang na-settle na kaso at referred to City Council for Action, 2, ongoing hearings, 5, endorsement to Barangay for Appropriate Actions, 103. Ano pong logic behind it? Wala na pong pag medyo may abusadong chairman o kagawad o kung sino man, barangay official, meron na ho kayong pamalang lungsod. Ayan po. Yung data nung nakaraan, ayoko, hindi ko alam. Hindi pala ayoko, wala akong alam. Kasi walang data. Sad to say. Kapag wala kayong makuhang comparative, wala kami makuhang available. Baka hindi kasi mahalaga sa kanila eh. O sa akin mahalaga yan, na mabigyan ng pagkakataon na may pagtanggol ng barangay official ang kanyang sarili at madinig naman ang mamamayan na maaring inabuso ng barangay official. So either way, they will be given equal opportunity. At ang pumapagitna ay ang syudad ng Maynila bilang pamalang lungsod. No? Sa ating, nga pala, happy birthday, ha, Director Romy Bagay. Nakadali ka pa, Romy. Birthday boy yun eh. Nakapula nga kanina eh. Ito po. Yun nakikita nyo mga nagsosolvent sa kalye. Natutulog sa kalye, mga bata. Ayan ha. Ito na yung data ninyo. Tignan nyo po, kumapit kayo sa bangko. Early Childhood Care and Development, 24,664. Increased by 6% compared to last year. Capital Assistance Program, 2,687, increased by 43% compared to the same period last year. Manila Manpower Development Office, 3,400, an increase by 45% compared to the same period last year. Women Welfare Program, 6,273, increased by 55% compared to the same period last year. Program for Persons with Disability, 8,667, an increase of 95% compared to last year. Wala silang programa for persons with disability. Laki naman masyado ng increase. Anyway, program for older person, 29,076, an increase of 17%. Program for informal settlers, 1,499, increased by 45%. Ano ko ba, ano? Para sa mahirap. Parents Effectiveness Services, 40,994, increased by 43%. Children in Need of Special Program, 6,862, an increase of 300%. Aid to Individual in Crisis Situation, 45,682, an increase by 21%. PhilHealth para sa Masa, 2,394, an increase by 47%. Educational Assistance, 6,332, increase by 44%. On beneficiaries compared to the same period last year. Ayan po. Bahagi ng ating direksyon ng what we call social amelioration program. At marami po dyan, kinopia lang natin. Saan po? Sa national government na naman. Ano po yun? DSWT. Nangopia lang tayo. In fact, yung ibang batas na pinagawa natin sa Maynila ay batas din ng umiiral sa social welfare. Pinalad, maraming salamat kay Pangulong Duterte. I was given a chance to be part of Department of Social Welfare as Undersecretary. I saw some programs na duplicable dito sa ating local na pamalang. So, dinuplicate ko lang. Kinopya ko lang yung iba.
yung mga ating kong bagay sa ating siyudad. Manila Youth Bureau conducted mandatory SK training, 976 participants. Anti-drug youth camp, 502 participants. Creation of local youth development council, 17 youth organization. Manilenyo feeding program, 6,500 benefited. Wala pong data noong nakaraan. Basta pag wala ko kayo nagtakitan data, walang comparative, ipagpaumanin ninyo. Kami naman ay nagiging pair sa inyo. Pag wala, wala. Wala kaming basihan. O basta iyan po yung naganap. So, dalawang bagay lang yan. May ginawa pero hindi na quantify. O wala talaga kasi wala rin data. Kaya walang data. Hindi ko po alam. Manila City Library. Ito na. Participate in storytelling. Ito yung umiikot na po yung ating mga library, no? 1,107. Participated in film showing, 831. Organized tutorial of librarians, 263 participants. Ayan naman, no? Newly renovated city libraries, Tondo Public Library, San Nicolas Public Libraries, Manila San Francisco Friendship Library, Valeriano Pogoso Library, Dapitan Public Library, Manila Sacramento Friendship Library, Arsenio Lacson Library, and Bacod Public Library in 6 months. Rex Bookstore, maraming salamat sa iyo, Rex Bookstore. Donated 2 mini tracks of book worth 3,471,477.42. And Councilor Lee Lacuna, who is the president of Liga ng Mga Barangay, donated chairs and tables to public libraries. No? So, thank you, Maylin. You are very busy in developing, reviving our public library to make it more conducive for readings. That's why, sabi ko nga, pati yung mga senior citizen, tambayan nyo na yung library namin. Isa nasa kung saan kayo, doon, tumambay kayo sa library. Welcome ho kayo doon, o wag ho kayong mahihiya. You don't have to read. Just go there and, you know, one way or another, magbabasa rin naman kayo. One way or another, magagawin din kayo. I saw a video wherein, when I advised that the senior citizen utilizes library, nakakita ako na nagkakaroon ng pulong, mga games, meetings, and so on and so forth. No, you go there. Anyway, it's yours. Now, library is not only for children anymore. It's for everybody, especially yung mga senior citizens natin. No? City personnel, nako, ito mahalaga naman. O sa mga nanonood na empleyado, ito, nako, mga empleyado, nako, itabi nyo na tong record na ito. Ha? Nung ako ay dumako, no. Nung ako po ay naupo, no? Noong July 1. Isa po sa pinakamalaking kinaharap natin ay yung pagkakabawon sa utang noong City of Manila sa GSIS. Pag-iisipin ninyo, wala naman kaming kinalaman yan bilang mamamayan. Ah, opo. Pero, pagkatatanda ninyo, pera nyo rin yun. Pag hindi may paliwanag, may tumodas ng pera na yun. Ganun lang kasimple po yun. Eh, bakit to? Eh, hindi na remit. O, eh, bakit to nawawala yung pera? And so on and so forth. Lahat ng bakit, itatanong natin. But, mahalaga po kasi yan. Itong mga kasama ko naglilingkod sa bayan. Marami dyan. Hand to mouth din. Umaasa lang sa sweldo. Nagatrabaho ng 8 oras. Minsan, puyat pa yan. Lalo na ako. Sa panahon ko, Diyos ko. Sabi nga ni Kuya George, walang tulugan. But mind you, not everybody will have extra payment. Not everybody can avail of overtime pay. Not everybody. Those who are with me, yung sa kalye, hanggang madaling araw, hindi. Misan dito sa opisina, naabot ko kami dito, hanggang alas 12, kakapirma. Napapanood nyo naman sa Facebook, di ba? O kahit Sabado. Alahong ano yun, extra pay. So that's why it is my moral obligation as the father and the mayor of the city of Manila. See to it that when the time come, when time na dapat nang magretiro,
yung empleyado, siya ay protektado ng batas. Which is sa'yo naman ang nasa batas. Ang trabaho ng employer, yung share, contribution ng member, dalin sa GSIS. Naku, nagka-leche-leche po yun. But, huwag na yung mag-alala. 100% updated and reconciled GSIS employees member service record from 2012 to present. So, ibig sabihin, ay makikredit na ho yung dapat makredit at yung utang dapat namin bayaran ay pabayaran ko po kahit hindi nila binayaran. Dahil gusto ko magretiro kayo ng tama. At mapakinabangan ninyo yung inyong buhay, buong buhay na inalay sa public service. Nung kayo pumasok sa gobyerno sa Riwa, nung kayo lumabas, tuyot na. I think it's quite fair. It is just for you to enjoy also your retirement. And I for one will not allow that kind of situation na hindi nyo mapakinabangan. Okay? Kaya may awa ang Diyos. Ha? May awa ang Diyos. I ask, you can ask our city treasurer. I told her to pay whatever obligations that is remaining before GSIS na pera yon, pera due to our employees. Mabait yan si city treasurer naman. Tingin ko, pareho kami ng direksyon. Yung pro-employees direction. Tingin ko naman. Ngayon, may magkaka-ID na po ang City Hall. Hindi na po may imprenta sa rekto. Subukan nyo lang. Sige. At bago na kayo, bagong taon na. Kung gusto nyo maulit dyan sa rekto, ha? Tumigil kayo. Basta yung police. Alam mo yung mga yan. Ako, logic will dictate among right minds. Ha? Hindi naman yan mag-i-exist eh, kung tinutupad lang nila yung tungkulin nila. Especially in front of their police station. Kasi I'll give you that opportunity to change. Everybody has a chance to be given a second chance. Pero nauubos din ng kuwit. Minsan kailangan may tuldok sa pag-implement ng mga bagay-bagay. Okay? Oh, anyway, tingnan nyo po. In 6 months, 378 doctors, nurses, dating JO. Alam nyo ba dito may mga JO pa rito? 30 years, 33 years, 15 years, 20 years. Ang nakalulungkot, ang kampanya ni Pangulong Duterte, ENDO. Di ba, kampanya yan ng national government, gobyerno. And number one violator, kaming mga taga local government unit. So that's why we wanted to go to that direction. That if we, in the government sector, should be the manguna sa kanyang sinasabi. 378 promoted based on anong reason? Length of service, civil service. Wala nang malamalakas kay mayor. Wala nang kumare. You can ask them. Sabi ko sa polisiya ko, everybody should be given equal opportunity to professional growth in government service. Ibig sabihin, hindi na ako kailangan tagabuhat ng bag ni ma'am para ma-promote. Hindi po. Wala na. Length of service. You qualify, ikaw unang ma-promote. Tapos sunod, dapat qualify ka rin sa civil service. Pumasa ka sa length of service, bagsa ka civil service. Next, length of service, civil service. Pumasa ka, ikaw ngayon ang mapopromote. Di hindi magkakalituan. Bumoto sa atin, hindi bumoto sa atin, promoted. Bumoto sa atin, hindi bumoto sa atin,
appointed. Why? Kasi ayoko na nung Jay yung matagalan. It should be prioritized to give them a sense of security. Can you imagine, or just for the sake of conversation, can you imagine, 33 years kan J.O., so ilang tao, ilang beses ka nagpapirma sa mayor? 66 times. Sa buong buhay mo. E paano kung masama ihin ng mayor pag umaga? Hindi na ihin ng tama, mainit ang ulo. Paano ka makakapagpapirma? Ganyan no, kawawa yung mga empleyado. Ay nako, may awa ang Diyos. It will take time. But, sa tulong ninyo, and we receive selyo ng kahusayan, serbisyo publiko under sa ating CPO City Personnel's Office. Congratulations, ha? And we ask them to attend 7,265. Maraming salamat kay Mr. Chinkitan. We submitted them to trainings, personal development. And 703 employees participated in 10 seminars for retooling and upgrading of skills. If we keep on, parang, ano, non-stop yung ating, what do you call this? Giving opportunity to hone yung kanilang skills. So, thank you sa City Personnel's Office. Manila Sports Council. Dati, ang nakolekta nila, 502,000. Tayo po, 2,374,000. Tanong, dumami ba ang basketball court namin? Hindi po. Dumami ba swimming pool namin? Hindi po. Tinubigan ko lang. Nilagyan ko lang ng tubig para magamit. Nilagyan ko ng chlorine para malinis. Pinapasok ko mga bata. Nilagyan ko ng ilaw yung basketball court. Wala masyadong cheche boreche. Inalis ko lang yung parang kulay preso na pintura. Ginawa kong neutral color. Not political color. Ayun. Tomas, 372% increase on income. Okay. Sa atin naman, sa ating tourism, ito na, isa rin ito sa pinakamasipag, itong ating kartilya, ito si Director Dungo, no? Drafted and approved Manila Tourism and Cultural Development Plan, which became the basis of stakeholders and consultations. Created the Department of Tourism, Culture and Arts of Manila from Bureau to Department status. Pre-concert, Philharmonic, napanood niya yan. First time ko sa buong buhay ko, hindi ko ma-upload nga yung dati. Pero mo, nakalibre taong bayan, Philharmonic sa plaza. Maraming salamat sa ating CCP. Sila nagbigay sa atin nun. Tapos, yun, sa kartilya, eto sa Tondo, Manila Philharmonic din. Maraming salamat sa inyo sa Manila Philharmonic Orchestra. At maraming salamat sa mga nagbibigay sa atin ng copyright. Sa mga, kasi ganito po yan, hindi po ganoon kadali magpalabas ng sine. Kasi copyrighted materials yan. So, pinagpapasalamat namin yan sa Biba, sa Artikulo 1, yung pinalabas natin yung Andres Bonifacio, at saka yung mga cultural performance, yung mga estudyante sumali, mga competition, ang daming event every week or every other week here in Kartilya. So, maraming salamat sa iyo, Director Charlie Dungo, at sampu ng inyong mga kasamahan dyan sa Manila Tourism Office. O ngayon, tingin ko meron sila isang pagkakaabalahan. Jones Bridge. Tapos susunod na nun. Bibigyan ko na kayo ng tip. Susunod na nun. Pagbaba mo yung Jones Bridge. Kakanan ka. Pag naangka mong ganyan, makikita mo ilog. Ngayon, may makikita ka ng bago dun. Kung nakarating ka na ng Singapore. Kung alam mo yung Boat Quay or Clark Quay. May tip na ako sa inyo mga kababayan. Kaya magtutuloy-tuloy yung development. Patsal-patsal ka Manila. Panginoon naman pag wala kang magawa niya, patsal-patsal. Watch a movie. Because we wanted to create more foot traffic. We want to make this area heaven for trees.
and greeneries, the entire stretch of Lawton, and maging walkable area. Parks are getting bigger, not smaller. Lalaki pa yung Aroseros Park. Mas magagamit yung underpass. Kung nakakapasyal kayo ngayon sa Lawton, mapapansin ninyo yung underpass dyan sa tapat ng City Hall, may ginagawa, bago. Unti-unti na siya. Kakaitsura na siya. Magiging maliwalas na siya. Mas gagamitin na ng tao. Mas epesyente. More discipline. More clean air. Sort of saying. More clean air. Thank you very much, Director Charlie Dungo. Hello po. Padbaligtad. Baligtad. So, nanonood daw si Charlie Dungo. Charlie, magiging abala ka. Sige. Ito, DPS. Naku, ito na naman, no? Diyos ko. Ito ang isang malaking problema ng Maynila. Kaya hindi ako magsasawa ng panawagan. Paulit-ulit, maglinis po tayo. Isa sa pinakamalaking problema ng Maynila ay yung habit natin. Kanina, kakasabi ko lang tungkol sa luneta. Diba? Wala naman pinakaiba, pareho lang basura yun eh. Yung isa nga lang, nasa loob ng sisid lang. Yung isa, itinapon mo kung saan. O sige, bago ko i-discuss itong tungkol sa basura, meron lang akong katanungan sa inyo mga kababayan. O dito sa mga audience. I would love to think that I'm still logically sound. Iniisip ko paano ko maging logical. Why am I asking you to help us clean the city? Tingnan po ninyo mga kababayan. Ano pangalan mo, Brad? RC. Ha? RC. Ikaw ba yung inaanak ko? Sa kasal? Oo, hindi ko napuntahan to eh. IC. Okay. RC. Okay, RC. Ito, simple question lang ha. Very simple question. May bahay ka? Okay. Sa bahay mo, may sala. Okay. Bigla ka na habang nanonood ng TV. Tsaka sa banyo. Sa banyo? Bakit? Doon po yung tamang na. Doon yung tamang? Yeah. Kumakain ka sa sala. Nanonood ka ng TV. Crisp pop. Sabi ng asawa ko, cheese curl daw yun, hindi raw yung crisp pop. Natawag namin yung crisp pop. Naubos! Bala! Pinagsisidla ng crisp pop. Saan may tatapos? Sa basura. Hindi may tatapos sa saan? Hindi. Bakit? Hindi po doon ang tama. Bakit mo yun ginawa sa loob ng bahay mo? Nire-respeto ko yung bahay. At dahil yun ay pag-ari mo? Tama. Tama. Dahil yun eh, nire-respeto mo, which is good. Very seldom ko narinig yan. But basically, you own it. So when you own it, respect. You respect it and protect it. Tama? Pinangangalaga mo, pinagmamalasakita mo. Hindi ka iihi pag naihi ka sa sala mo o sa kusina mo o sa pader ng bahay mo, kundi pupunta ka sa banyo. Kasi yun ay iyo. Tanong, yung bangketa, sino mayari? Tayo ang mayari. Kalsada, sino mayari? Tayo ang mayari. Yung ilog, sino mayari? Tayo ang mayari. So, yung ibig sabihin, bakit ganun? Kaya gusto kong maging logical eh. Gusto kong maging sound logical. Bakit pag sa loob ng bahay natin, hindi natin binababoy? Bakit pag nasa labas tayo ng bahay natin, napag-aari din natin? Kasapi tayong may-ari. Isa tayo sa may-ari ng kalsada, bangketa, ng ilog. Bakit yung nagagawa natin sa pag-aari natin sa labas ng bahay,
sa loob ng bahay natin hindi natin magawa. Eh pareho lang pala natin pag-aari yun. Yun po mga kababayan. Kaya po sabi ko, sana ngayong Pasko regaluhan nyo na ako na maging malinis kayo sa inyong bahay at pilitin ninyo kung hindi kalabisan maging malinis tayo sa labas ng bahay natin. Why? Kasi pag-aari din natin yun. Ngayon pa nga lang po kayo, unti-unting nakararamdam ng gobyerno ng lungsod ng Maynila, ibinabalik sa inyo ang inyong mga karapatang gamitin ang mga pampublikong daanan, bangketa, underpass, parke, ilog. O, kaya po sana naman, kung paano kayo nagmamalasakit sa loob ng inyong bahay dahil yun ay yung pag-aari. Sana ganun din ang pagmamalasakit mo pag nasa labas ka ng bahay dahil isa ka rin sa may-ari ng anumang pampublikong bagay. Pag-aari mo rin yun. Kaya talaga ang panawagan ko ay pagmalasakitan po natin itong mga bagay na pag-aari natin. No? Atin yan. Ayun lang, napagkwentuhan lang natin kasi susunod ko tungkol sa basura. Para at least alam nyo saan ako nang gagaling. I don't know if I still sound logical. Kung may logic ba behind it, no? But it's up for you to decide. Okay? So anyway, waste collected by DPS from regular hauling, street sweeping, mopping, cleaning, and clearing DPS cleanup from July to December, 278,000 tons versus 300,000 tons on the same period nila. Ibig sabihin, mas marami silang nakolektang basura sa kalsada kaysa tayo nakolektang basura sa kalsada. Waste collected during UNDAS, 164 tons versus nung 485 tons nila nung UNDAS. Ah, mas epesyente ba sila? Hindi po, kasi hindi ko pinayagan magkaroon ng tindahan sa loob ng sementeryo nung UNDAS. Dahil ang sementeryo ay para sa mga labi na mga mahal natin sa buhay na sumakabilang buhay na lumisan dito sa sanlibutan. Hindi siya gagawing rekto. Hindi siya gagawing tindahan ng kung sino-sino. Kaya nakuha natin basura, 164 tons lamang. Kumpara noong panahon nilang 485 tons. Sabihin, kita niyo epekto? Pag wala talagang unnecessary obstruction, no, yung mga ganun, unnecessary things, so, walang basura. Ay. Nakita niyo yung epekto, ha? Bakit kasi nung araw, pwede naman magtinda sa loob ng sementeryo, ng Coke, ng Royal, ng Sprite, ng kung ano-ano, lahat ng mga bagay-bagay. Pati pizza, pati mga burger, chicken, lahat, kompleto, parang party. Imbis na nagmumuni-muni. Ibirihin ninyo, sa akin nakakita. Gusto nyo ba apakan ko yung puntod ng mga mahal nyo sa buhay? Ayaw din naman. Gusto nyo patungan ko ng lutuin nyo ng hotdog? Ayaw nyo rin yun. Di ba masaklap yun sa inyo? Yun ang gusto ko. Diba? Kung may respeto tayo sa buhay, dapat may respeto rin tayo sa mga lumisan. Sabi. Ayan po naging epekto. Tingnan nyo, kukunti lang yung nakuha nating basur. Galing pa yan sa clearing operation. Most likely. No? Anyway, waste collected through special operation. Ito na po, yung mga pagki-clear. Pagki-clear ng mga kung ano-ano. Noong panahon nila, 4,553. Panahon natin, 15,597. Waste collected special operation of Manila Bay cleanup. Manila Bay cleanup, ha? Ibig sabihin, ito po yung nasa dagat. Noong panahon natin, 1,229. Marami salamat sa Team Mandaragat that we created through Kenneth Amorao. Nag-create ng Team Mandaragat. Wala akong gagawin yon, kundi kunin yung basura ng Batangas, ng Cavite, Las Piñas, Parañaque, Pasay. Kasi sa amin yung pumupunta lahat yan. Ganun din naman sa Bataan, Bulacan. Kasi yung Cubang, Maynila. You have to understand, ha? Kaya dito halos napupunta yan. O ngayon, kami ano naman, obligasyon natin, bukod sa sinabi ng Korte Suprema, kinukuha natin yung basura nando doon. 1,229 tons. Kinuha,
Hindi yung tinapon muna bago kinuha. O iba ho yun. No? Ibang usapan yun. Ito po talaga kinuha. Para may naalala kayo. ito po hindi. Saka wala naman ako doon eh. Ano lang yun. Yung ating mga pinagpapasalamat ko. Sinabi ko nga sa inyo, Team Mandaragat. Yan ang naging trabaho nila. Waste collected. In special operation for international coastal cleanup, 292 tons. Ito maganda. Ito lang to, recent lang to. Maraming salamat sa ating mga private sector na kapartner. Yung pangarap nating pagkain sa basura. Doon sa programa nating waste collected in collect kilo kita. Alam nyo ilan na? 2 buwan pa lang tumatakbo ha. 59 tons. 86. So almost 60 tons of plastics ang nasave natin na wag na maitapon sa landfill. See? Ay. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Except yung sa Luneta, na nangyari sa Luneta. That's different story. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Thank you very much. Pinagbigyan nyo ako kahit pa paano. Bakit to? Ang basura na kolekta nung last Christmas season, 2,028 tons. Alam nyo ngayon? 1,649 tons lang. So, ibig sabihin, marami sa inyo itinabi yung basura nyo. Ito kasi nakolekta, ito yung mga nasa kalye. Kaya maraming salamat sa mga kababayan natin sa lungsod. Thank you very much sa inyo for heeding the call. We can do better. See? Pag lahat nakiisa. Tapos, bakit po nagsisibabaan na ngayon? Which is good. Dahil the DPS, Department of Public Safety, continue to educate, communicate ecological solid waste management. We have conducted 1,860 seminars in barangays from July to December versus nung 267 seminars nila last year. Saka masyado maigpit yung pagpapatupad ng isang programa natin, Collect Kilo Kita, involved ang private sector. Diyos. Kaya sabi sa inyo, kaya natin eh. Tingin ko kaya natin eh. Tulungan niyo lang ako talaga sa totoo lang. Parks Development Office. Covered total of 5,263,800 square meters. Ang nalinis. Yan o. Mga plazas, triangles, open space, monuments, shrines, center islands for maintenance and greening. Ito na yung pangarap na natin na later on. Yung vertical gardening, creating more green space, open green space, and so on and so forth. Tingnan nyo to. Ito dati hindi to kasali. Hindi sinasama to eh. Pero ito yung bahagi ng gobyerno. Anyway, maraming salamat na congratulations sa ating Parks Development saka DPS, ha? Kenneth Amorao saka si Giovanni. Giovanni, ha? Evangelista. Maraming salamat sa inyo. At saan po ng inyong mga kasama diyan sa DPS, yung alam niyo ba yung DPS, Department of Public Safety? Hindi po, ano po 'yun? Services. Hindi, Safe Services. Pero hindi, ano 'yun? Dampot pukol sa lo. Kaya nga gusto ko nasa loob na sisidlan eh, para dadamputin, pupukulin, sasaluhin. sa truck. Para mas mabilis. Anyway, ayan po. Saka yung Parks Development, maraming salamat sa inyo. Ito dati hindi kasali to. Maniniwala ba kayo meron kami tinatawag na EDP? I don't know if you heard about EDP. Electronic Data Processing Office. Ngayon kasali na po sila sa bahagi ng gobyerno. May na-maximize natin sila. Karoon na po tayo ng IP address registered domain ipay.manila.gov.ph. Live and can be catered SOA generation and land bank e-payment. Can cater also Bayad Center payment option
last November 16 po. O mobile payment facilities. O, kasi ito yung ano, yung ipopromote natin. Hindi nyo na kailangan pumunta rito. Ito na yung integrating technology in governance wherein we are limiting human discretion utilizing technology. Oh. Can you imagine, di pa kami nagpo-promote? Tinatapos ko lang itong taon na to. 344 users downloaded not only in the Philippines but also in US, Australia, Canada, Sweden, Greece, and UAE, and China. Ibig sabihin, malamang sa hindi, itong mga to, property owner na nasa abroad. O, hindi na lang kailangan iutos yung pera nila, pambayad sa milyar. But they can always go and pay it online. Anywhere in the world, as long as there is internet. See? New horizon. Huh? May awa ang Diyos. Kay, ano yan, Portun, Palileo. Trabaho lang kayo dyan sa EDP. We'll try to utilize technology. Definitely, I will utilize technology. More technology in governance. Yung cash card is technology based. Gusto ko nga, balang araw, pangarap ko, sana matapos din nila. Kung simple claim number certificate, pwede na i-deliver sa bahay mo. Basta walang entry, re-entry, or whatever, correction. Wala lang. Papenroll ka lang ng anak. Hindi ka na makasama sa traffic. Eh, may awa ang Diyos. Oh, UDM. Maraming salamat, ha. Thank you very much kay Ms. Malutikia. Oh, meron na kayong drafted and ratified university code. Akalain mo after 25 years. Ngayon lang sila nagkaroon ng university code. Oh, thank you very much, ha. Streamlined the university's college and offices. Created the university management team. Accelerated the implementation of university digitization plan. And preparing for accreditation of UDM as Microsoft Learning and Testing Center. Successful GCAS. So, ito yung kinukwento ko sa inyo kanina kasi may allowance sa akin yung mga estudyante. Magkakaroon na sila ng allowance this coming year. No? GCAS registration of UDM. Yan. Okay? So, thank you very much, Ms. Malutigi. I think, and all the Board of Regents and Officers of UDM. Thank you very much sa inyo. I hope you can work always, ha? Always. Hand in hand in the Board of Regents and the officers, other officers of the umaasa ako sa inyo. Umaasa sa inyo mga estudyante ng UDM. Huh? Okay. And I'm happy that PLM continue to take the lead, no? Congratulations sa lahat ng teachers, professors, non-teaching personnel, to the deans and Board of Regents and other officers, and especially President Leyco. O, tingnan ninyo. Grabe. Tingnan nyo sa screen ninyo. 100% passing. Ayan po, ang dami pong mga colleges. O, plus, tayo naman, no? Nagdaan tayo. Budget research in 2020 was increased to 24 million. 958,000 from 5 million. See? Basta bigyan nyo ako ng maraming ganyan. Yung 100%, kayo mga taga-PLM students, ha, thank you sa inyo. Teachers, deans, non-teaching person, bigyan nyo ako maraming ganyan, bibigyan ko pa kayo maraming pondo. Dadagdagan ko pa yan. Diba? Kasi, isa lang patunay yan, sulit ang pera ng taong bayan para itulong sa inyo, sa mga estudyante ng PLM. Thank you. Oh, we allocated ito, 20 million for robotics development in 2020. Yes. It's our personal dream for them. I want them to create an AI robots for public use. It's up to them. They know better than me. Now, new innovation, online application for aspiring students of PLM. A new PLM website with mobile application. Congratulations sa inyo dyan sa PLM. Congratulations sa President Leyco. Oh, mga kababayan, the City Budget Office prepared 17.8 billion. Dati po, every year, 14 billion lang sila. 14.8, 14.8, 14.8, 14.8, ayun.
Kasi yun yung sinasabi ko kanina, mahalaga yung growth eh. Yung nakikita nyo yung 6%, 485%, 16%, 15%. Importante kasi yung data na yun eh. Kaya walang pagtaas, dala ng walang basis. Oh, eh ngayon, may basis na eh. Ayan. Oh, ngayon, ang goal natin is 17.8 billion. And we prepared budget ordinance number 72 million for in-city vertical housing program. Ito yung marami nagdo-donate ng mga kababayan natin. Sa buong mundo, ha, mga immigrants, OFW, mga Pilipino dito. Oh, kanina lang, meron na naman ako nakita. Isang vlogger, ikukwento ko sa inyo mamaya. Ha. May isang vlogger, yung mga nagbablog-vlog sa Manila, siguro ang laki na kinita niya. Ang kapal ng pera binigay yung kanino. Oh, vlogger, I'll share it to you mamaya. Ha? Oh. Prepared Supplemental Budget Ordinance number 2. 570 for productivity incentive allowance, welfare goods for citizen, increase allowance for trial judges, Manila Zoo, sewage treatment plant. Prepared supplemental budget number ordinance number 3, 90 million for service recognition incentive for city employees. Prepared supplemental budget ordinance number 4. Ah, ito mahalaga. Ito yung naalala nyo yung inutang ko. Oh, ayan ha. Nung nakaraang linggo, nalaman nyo yung inutang ko. Oh, in between those, alam nyo na ngayon. Ngayon hapon na to. Saan toto dasin? Ay, mahalaga yun. Inutang yun eh. Eh saan yan nagagastusin? O, oh, ito na. Naatado na. Oh, para alam nyo, ano bang asahan ko dyan sa loko-lokong bata na yan? Ano ba? Saan ba tutungo yan? Oh, ayan. Ito po, mga kababayan. Importante. Kasi kaka-approve lang to. Yung 5 billion lang ang utang. Inutang natin. Oh, eh, may sumobra tayong income. Kasi nalagpas lagi sa target goal eh. Oh, 579 yun. Oh, ito po. Prepared supplemental budget number 4. 5,579,640,000. 4! Ito na po ha. At bagay na sa screen nyo naman eh. Kaya lang medyo maliit eh. O, oh, ayan ha. Para at least eh, masabi ko rin. Oh. 1. Redevelopment of Manila Zoo. Hospital ng Maynila. The new hospital. New ha. New. It's going to be at least 10 story, fully air-conditioned, upscale hospital ng Manila. Ito yung tipong nasa huling sandali ka na. Glass ang makikita mo. Makikita mo yung dagat ng Manila Bay. May sun rays habang kinukuha ka na ni Lord. Joke lang po. Pero tama mo lang kayo. Kanina po ako nagsasalita. But I want you to have the best at the very least, at the last breath. Kahit man lang sa huling sandali na ikay mahirap, kinalinga ka ng pamalang lungsod na binigyan ka ng pasilidad na pangkalusugan ng top of the line. You deserve better. Hindi ka kailangan pag mahirap, hindi kailangan pag public hospital, ay mukhang public hospital. The goal is, kailangan maging Makati Med ang itsura niya. Na? Yan ang goal. Yan ang dream. Yan ang pwedeng pagkopyahan. Maganda ba St. Luke's BGC? Super ganda. Maganda ba Asian Hospital? Super ganda. Maganda ba Makati Medical Center? Super ganda. Pwede bang kopyahin? Posible. Ha? Okay. Hospital ng Maynila. It's a 10-story. With parking space. Of course. Parking building. Ha? Sa mga kababayan kong walang bahay. Mga asyendero. Kami, asyendero kami nung araw. Eh. Biro mo may lupain kami. Wala kaming buwis. O, di asyendero kami.
nakita ng nanay ko bakanting lote. Nagtanim ng talbus ng kamote. Tapos magtanim. Naggawa ng bakod. Yung bakod nilagyan ng dingding. Yung dingding nilagyan ng bubong. Yung bubong nilagyan ng pintuan. Talbos ng kamote tinanim, bahay ang tumubo. Ganyan noong buhay squatter. I know it very well. Kaya gusto ko lang ipakita sa inyo yung pagmamahal ko sa mahihirap. Hindi ako para sa mahirap. Mahal ko ang mahihirap. Yes. You will see it. How I love you. How I care for you. I'll show you anong ibig sabihin ng pagmamahal sa mahirap. Papakita ko sa inyo. Hindi yan nakukuha sa salita-salita. I'll show it to you. With our hospitals. And this is what you call condominium. Oh, bakit? Condominium 1, condominium 2, condominium 3. Binondominium 1, binondominium 2, binondominium 3. Why? Why not? Diba? Pero mo, dati squatter ka lang, bigla ka naka-elevator pa. Why not? Why not? If I may borrow, what Magsaysay said. Diba? Those who have less in life must have more in law. I don't know kung tama yung English ko, ha? Sorry. Ha? Pero parang ganun na rin yung sinabi ni Magsaysay. Inabot niyo yun, you know, si Magsaysay. Totoo na nga, di ba? He is really the people of the masses. He's the real one. Would you believe? Ang panahon niya, talagang mahal niya ang mahihirap. We wanted to show the real love for the less fortunate. Kaya nga di ba ang binibiro niya? Kahit man lang mahirap ka, birihin mo, nasa air-conditioned kwarto ka, glass, nakikita mo dagat, ayan na, sinusundo ka na. Doon man lang mapil mo na mahal ako ng gobyerno. Ayan o, dyan mapupunta yan. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Ano lang ako talaga kasi, you know how it feels? Yung galing ka sa eskwelahan o galing ka sa trabaho, hindi ka na kasi siguro kung yung bahay mo nandun pa pagbalik mo. Dahil yung lupa hindi sa'yo. Every day. Consciously and subconsciously, nasa isipan yun ng mga informal settlers. Araw-araw ng buhay nila. Kasi yun kami. Walang katiyakan. Walang kapanatagan. Dahil yung lupa, hindi amin. Kaya kanina, si Atty. Michelle, yung isang staff ni Atty. Moreno, I told her, you know, Michelle, I'm just sharing you a conversation with the lawyer because we were discussing about prioritization in the city legal office. You know, Michelle, a lot of politicians or people would say that para sila sa mahirap. And I would claim that, you know, I want you to prioritize expropriation proceedings. This is very close to my heart. And I'm going to tell you the proof of it. All you have to do is to check on the records when I was a counselor then.
nung kunsel pa ako, checkin mo kung anong mga batas ang ipinasa ko sa konseyo ng Maynila. Puro expropriation. Ito, eh sabi ko sa kanya kanina, bigyan nyo ng pahalaga yan. Sila ay magkaroon ng sariling kanila. Dahil sinabi sa akin ng nanay ko, aso nga, naghahanap ng masisilungan kapag umuulan. Tao pa kaya. Kaya very close to my heart. Kasi we just signed an offer to buy. And there was a text. Ito ha, I don't know if you're watching. I don't know. Those people from Balik-Balik, Sampaloc area, Santa Mesa area. I saw a message. Sabi ko sa inyo, nagbabasa ako ng message. Chamba-chamba lang talaga pag na-chamba ang gate. That you are asking me to sign an offer to buy. That was before Christmas. Whether you're watching or not, just so you know, I signed it. An offer to buy. Doon man lang, mapatunayan ko sa inyo. May gobyerno pa rin. At may gobyerno na ang lungsod ng Maynila. Ayan na, napag-uusapan lang natin kasi malaking pera yan. At mapapansin ninyo, sa laki ng pera na yan, dyan nyo makikita yung sentimiento ng leader. Saan nga ba niya inilaan? Ayan, hindi po pwede ikubli yan kasi batas na po yan eh. Naipasa na po yung ordinansa na yan. Maraming salamat kay Vice Mayor Hany Lacuna at saka mga konsyal na natili sila hanggang I think alas 4 ng hapon discussing that Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium, Hospital ng Maynila, Manila Zoo, and so on and so forth, pati yung ating mga health centers. Yan lang, na-share ko lang sa inyo, nabigyan ko lang ng diin para at least alam nyo lang na saan tutungo yung bagay na kinuha natin. Sa government bank. Ibig sabihin, isang tao, kumuha sa kabilang bulsa, inilipat lang sa kabilang bulsa para na magka-idea kayo. Maraming salamat, DBP. Development Bank of the Philippines. So anyway, going back, patapos na ho tayo. Ay, sana. Pero hindi, masarap magkwento pagka... Ewan ko ha, mga kababayan, mga nanonood. Hindi ko alam kung naubos na data ninyo. No? Pero I'm happy to do this. Sometimes it bores me because I'm the one talking. And I will try to innovate this this type of program. I think Julius will come up with something next year, this coming January. No? Mas para... Patsaka laway ha. Ubusan din ako ng laway dito. And then, nakakatuwa lang eh. Siyempre, pag mahaba report, ibig sabihin, marami kang iulat. Kaya thank you very much sa mga department. Pagpalakpakan nyo nga yung mga department head natin. Mga director ng hospital yan eh. Lato. You'll be surprised about the director ng hospital. Anyway, going to City Treasurer's Office. No? Okay. Ang goal, tingnan ninyo ha, ang goal sa business tax collection, ibig sabihin target is 4.2 billion. Ha? Tama, business tax collection target of 4.2 billion. Pero lumagpas pa tayo ng 1 billion 123 million. Over target, ayan, you can see. At hindi biro. Billion yung over target. Ano nangyari? Maraming salamat. Business Permit, License Division, and City Treasurer. Yeah. Over target by a billion? Dalawang bagay lang yan. Sinadya nilang liitan ang target nung araw. Hindi, diba? Let's be rational about our conversation. I really wanted to appear. Or they, because of the absence of data, see? Because of the absence of data, wala silang guide. Now they have. Yeah. Hopefully,
Kaya hindi kayo magtataka bakit kaya namin paabutin yung 17.8 pang 14.8. Di ba? Possibly naman eh. Anyway, it's just a goal. It's just a target. When you reach it, good. When you over target, that is very good. Di ba? Kasi at the end of the day, kaban ng bayan yan eh. Papasok. O, ilalabas yan through services. Business tax collection target of 1.2 from July to December 2019. Oh, nadagdagan ng 564 million. See? Collection through tax amnesty. Naku, ito napakaganda. 862 million. Ibig sabihin, nung inisyo ko yung tax amnesty program, which is a campaign promise, tax reduction, tax amnesty, lahat yan. Lahat ang yung napakinggan nyo kanina pa, mga bagay na sinabi ko yan ng kampanya. Tingnan ninyo. 862 million pesos. Dating hindi na makolekta. Dala nang, ang taas ng buhis, nagka-penalty-penalty, eh, buti na lang magaling yung teacher ko sa math. O, sabi ng teacher ko sa math, 1,000% times zero, still zero. So, nung binigyan ko ng kaluwagan, ang taong bayan na makapagbayad ng buwis, wherein, through an enabling law, which is a tax amnesty program, na isa sa 30 na batas na pinasa sa konseyo, nung in-implement, nakinabang ilan? 50, alam ko may data yung Julius eh, 50,000 plus taxpayers ang nakinabang sa lungsod ng Maynila. Tapos may nakinabang ng taong bayan o kumita pa ang lungsod ng Maynila. Di ba yung principle of temperature? Anything above zero is positive. O yun ang nangyari. So we achieve our dreams. This is our dream. Our vision for the city. To give ease to the people. At the same time to make our coppers healthier. Or healthy. Na achieve yung goal ng tax amnesty law that we requested before the city council through the effort of Vice Mayor Hanel Lacuna and the city council members through the leadership of Attorney Joel Chua. Maraming salamat sa inyo. Pinakinabangan na ng mga tagalungsod, nagkaroon na sila ng kagaangan, wala na silang utang halos, ngayon kumita pa ang lungsod. Kaya maraming salamat sa inyo. Ha? Ayan ang pakinabangan natin. MDRRMO. Ha? Conducted disaster risk seminar 115. Responded to fire victims 11 times. Assisted victims of roads accident. Grabe oh, mag-ingat kayo. 286 patients in 6 months. Evacuated typhoon evacuees. Ito yung force evacuation na ginawa natin. Naalala nyo about a few weeks ago. 350. Assisted in SEA Games, UST bar exam, and UNDAS, and yung UNDAS natin, yung sa bar ops. No? Yan ang mga katulong natin. Ayan na. Thank you very much. Ha? Ito po yung sinasabi kong isa sa inyo. Kay Atty. Cristo. USO, Urban Settlement Office. Prepared expropriation ordinance, 40,000 square meters of land with land value of 35 million pesos. And formulated local shelter plan which is none in the previous administration. Tapos, dito rin, out of 51 executive order, I created one executive order also. Just so you know, kasi baka mabalitaan nyo rin to next year. I created an executive order creating Project Alamo. Project Alamo, if you know some portion of the American history, yung the Alamo, it's a place in Texas, if I'm not mistaken. No? The last hurrah. Wag naman sana. Dumating ang big one, wala nang gobyerno. Paano tatakbo ang gobyerno kung wala nang pasilidad ang gobyerno? So, we are now creating TWG to plan, create a plan,
rin to build a facility na hindi natin gagamitin. Tingnan ninyo ha. Meron tayong facility niyo, ito City Hall. Pero magbibuild tayo ng hindi natin gagamitin. But I hope that kind of building would still be standing when the big one, you know, this big thing, no, in Metro Manila, so that there will be continuity of governance and wherein we can stock food. Food and water. Kuha nyo? Nahahabol nyo ako. Hopefully they will come up soon with the program. So create a building, fortify it, stock food, we will continue to buy food that will last years, so that every year we will buy the same food every year that will address 1.8 million Manileños. And create a storage facility for water, because water is life. And remember when they described the big one, I was fortunate enough to maraming salamat sa Diyos at ako'y nakapag-aral sa iba't ibang dako ng mundo, and I was exposed to a particular study, and the best example of it is Katrina in United States. Even the most powerful and developed countries suffered a chaotic situation. And the best experience was is Yolanda. So, ayoko naman, sana mauna tayong makapagpatayo bago mangyari yung ano. But I'm just saying, because this is now alam mo yung salitang inaabatan? Gusto ko maging Boy Scout tayo. It will take time. It's hard to develop. Sabi ko, literal to. May pasilidad. Stand alone. Can at least, for a few days, supply the entire population of the city of Manila. In case that things happen, unexpected things, because as far as and I may be wrong, as far as what we are receiving is that if everything collapses here, the next government will be in, I think, as far as Isabela. So yun ewan ko ha, basta north, at the very least north, doon tatakbo ang gobyerno to address the chaos here in Metro Manila. So if we can I hope our engineers will come up with something to a facility to address that, so there will be still government in the city of Manila in times of chaotic and situation. Dilubyo yan eh, hindi naman natin yan maka-quantify yung epekto. Napag-uusapan lang natin dahil dito sa yung ating Urban Settlement Office, saka yung city planning, and so on and so forth. No? Sana nga, sana. At saka, huwag nga dumating. Di ba, aling gumastos ako ng pera sa paghahanda, pero masangad ko, huwag natin magamit. Di ba? Pero kung at least kung nandyan, kung meron tayong paghahanda, sana nga, at least in a few days, we can survive. Lead time. Anyway, CGSO, City Journal's Offices, actual collection from July to December, from lease, sale through amortization and patrimonial properties, sa kanila, 31 million. Tayo po, 49 million. Okay, Division of City Schools, repaired schools, 70. New school buildings, 27. New classroom, 379. Okay. Manila North Cemetery, collection, 7,954. Yung Paupers Burial, 353. Ito yung mga palibre, no? Manila South Cemetery, 927,000. Paupers Burial, 50. City Legal, of course, yeah.
They've been assisting us on all legal matters, special bodies, and protecting the city's interests. Ayan ang trabaho sa amin na City Legal. Gat Andres Bonifacio Memorial Hospital, July to December, we observed 1,631 patients. Ayan na. Mahuhulog kayo sa bangko. Kaya pag malinis, mas mababawasan ang may sakit. Kaya importante talaga yung kalinisan. Hospital ng Tondo, 14,000 patients. Outpatient emergency cases, 13,000. Ayan, ha? Nasa screen nyo na po yan, ano? Dapat talaga pula lang. Yung pag medyo mapusyaw na pula, iba ng kulay yan. Masama sa mata yan. Gumabasa. Justice Abad Santos General Hospital. We observed 6 months, ha? 34,604 patients. 22,000 emergency room. Okay. Hospital ng Sampaloc, same time this year, 1,023 beneficiaries from various programs. Hospital ng Maynila, 76,854 patients, 63,711 emergency cases, it's emergency room. Santa Ana Hospital, 28,254. Outpatient, 23,409. Manila Health Department. Ito po. Ito yung mahalaga yung mga kampanya naman natin sa kalusugan sa pangkalahatan. Yung kanina, oh, tugon. Sa sakit. Ito naman, ang MHD, mga konting preemptive measures. Dito na po nakapaloob yung ating mga health center. Maternal Care Services, 6,192. Postnatal coverage, 6,840. Fully immune children, 8,199. Ito po, magandang balita. Maraming salamat sa tumugon sa panawagan ko. Mga ilang linggo yan, araw-araw, linggo-linggo. Maraming salamat po sa inyo. Polio vaccination, 217,041. Equivalent to 110%. Thank you. Eh, para naman sa inyo din yan, mga bata. Kasi mas nakakawa ho yung polio. Measles vaccination, 8,562. School services provided, 27,827. Physical examination, 17,892. Medical consultation and treatment. Public health laboratory services given, 53,694. And 6,075 drug testing. Ayan, nasa screen po ninyo. Okay. Court process of service from Metropolitan Regional Trial Court from Office of the Sheriff, 58,136. Okay. Ayan, mga kaibigan. Tapos na. Thank you very much. Thank you very much. Ngayon, mga kababayan, pagod, ha? Hindi pa uto kompleto, ha? Next week, yung peace and order naman. Kasi masyado nang mahaba. Iiwalay natin yung peace and order para maliwanag ano ba naging direksyon ni General Balba at sampu ng ating mga kapolisyan sa peace and order situation. Yan, mga kaibigan. O ngayon, bago ko banggitin itong mga bagong donation, napakinggan po ninyo yung report. Some very good report, some good enough report. Not all very good, but they are good because they are in a positive mode. No? So there will be more improvement and more retention or more consistency. No? Ngayon mga kaibigan, kayo na po ngayon na magrado sa amin. Sa amin. Karapatan nyo na yan. Basta po, ipinahayag lang namin sa inyo anong kaganapan sa lungsod ng Maynila sa loob ng 6 na buwan. And alam ko naman, most of it, napanood nyo na sa weekly capital report. No? Pero, I hope you don't mind, anyways, Christmas, a few syntax in your
keyboard. I hope, please inspire us by giving us grades in your screen. No, I don't know. It's up to you. Just give us at least a visual of did we achieve your expectations. I hope. Huwag niyo masyadong taasan ang expectations ninyo. Did we achieve your pagod sa expectations yung anong tawag diyan? Yung pagtingin ninyo sa standards. I'm out of words. Kaya tulungan niyo kami. If you feel that we fail you, we'll do our better. We'll do better next time. We'll do better in the coming few days. We'll, if you feel that we have a passing grade, thank you very much. If you feel that we're very good, para lang, okay, ako ang estudyante ngayon, I'm submitting myself to my teachers, my professors, which is you as constituents. It's time for you. Para makita naman ng mga department head, are we failing? Are we, getting good grades from you. So, nasa inyo na po yan. Ayan po ang 6 month old but having said that, don't worry, it's just the beginning. We just started. Although haba, pero we just started. Thank you very much sa aking mga kawani, kasamang kawani sa pamalang lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa inyo. If I'm going to give you grades, as your, that's, but I'll tell you, easily pass, no? Easily pass. But we have to do better. And we have to sustain. Sustenance is the next question. How are we going to sustain this? Now, that's the next challenge. We may, tay-tay lang naman, no? Sa mga kawani. We may start it good. But better is better. Best is best. Ayun, kaya meron pa tayong room for him. Huwag kayong mahihirate, ha? O, huwag kayong masisilaw sa masarap ang papuri sa tainga. Totoo yan, ha? In fairness naman, ha? Masarap yan. Masarap basahin yan. But let's utilize it as our inspiration. So if the public approves it, thank you very much. You can share your thoughts. You can share this to your friends and loved ones all over the world or anywhere in the city about this program. But now, gusto ko lang ipaalam sa inyo. Matatapos na ang taon. Maganda pa magbubukas ang taon. Ha? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ba't ka naman hindi magbubuti sa pamahalaan? Alam niyo yung mga vloggers, marami kasi misconception, no? Kala nila vloggers ko yun, eh. Hindi po. Personal nila yun. Personal vlog nila yun, or vlog nila, no? And one of them is Kayutubero. Or you subscribe to Kayutubero. Huh? You know what he did? Si Mr. Fernando Fuertes donated 50,000 pesos. For the in-city vertical housing program. Siya po yung yung sa YouTube. Ang pangalan niya, Kayutuber. You subscribe to Kayutuber. Look at what he did. Portion of his earnings from YouTube blogging was donated to the city of Manila for vertical housing program. In-city vertical housing program. 50,000 pesos. Ito yung nag-abot sa akin kanina, Julius, eh, habang nasa labas ako. Teka, ha? Oo, teka lang. Huwag kayo masyadong, may mga foreigner pa tayo rito. Ito nga, oh. O yan na nga. Let me, anyway, tatlong sulat lang naman to. Total, eh, Pasko naman, ano. Nabigay na yung sa kanya, resibo. Dear Yorme,
I'm Fernando Cortez, one of your bloggers covering your efforts in Manila. I would like to thank you for always being an inspiration to me and others in helping our fellow Manileños and making Manila beautiful again. Because of this, I would like to give a small amount to help you in your efforts in bringing more happiness in this joyous season. May you be continually blessed and always support you. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Start of the Decade. Cayucho Bero. 50,000 pesos. Ito ba po yung iba? Nandiyan na po sa mga. Oo. Di ba? Ay, ito yung native trees. Gusto ko to. Oo yan. Ang ato ah. Thank you ah, kay YouTubero. Oh, you subscribe to kay YouTubero. Oh, yan ah. Oh, ito naman. Ah. Donation for In-City Vertical Housing Program. $500. Oh, yan. From Belia Mortiga Sazon. Oh, 75 Liberty Avenue, New Jersey. Oh, ikaw saan ka natira? New York? Cubao? Ayan. Plus Christmas card. Tingnan mo naman. Hindi ka magbubuti, no? Pera ng taong bayan to. Personal nila itong pera. Saan ka nakakita ng pamahalaan? Yung pera ng taong bayan binibigay niya sa pamahalaan. I've never seen that kind. First time. I'm just happy that you're doing it for the city of Manila. Thank you very much. Ayan, may sulat sa. May greeting cards pa. May lamok. Dengue. Dengue. Patatapos sa taon, di dengue mo pa ako. Wala na nga ako, butot laman na nga ako, kakapuyat eh. Ubusin mo pa, dugo ko. Please accept my small donation for your vertical housing project. Marami talaga nagkaka-interest sa in-city vertical housing. People wanted to help homeless. Kasi ang dami, lahat sila halos yun ang ibinibigay eh. Bagamat hindi po ako taga Manila, pero nag-spend ako ng 4 years sa Manila. Ito yung mga calling ko. One way or another, you have something to pay forward sa Manila. Kasi you have a story to tell in Manila. Ito yung mga speeches natin na magbayad naman kayo sa Manila. Oh, dito kayo nag-aral eh. Oh, this is one of those. So, tingnan nyo. He has a 4 years experience in Manila by studying here. Kaya feeling ko taga Manila na rin ako. Natutuwa po ako at mga kaibigan ko sa magandang pagbabago ng Manila. Salamat sa iyo, sa iyong mga kasamaan, and God bless you all. Sincerely, Belia Sazon. Yeah. Oh, Liberty Avenue, New Jersey. Ayan o. Oh. Treasurer, marami ka na naman pera. Yeah. O, ito naman. Ha? Doktora Mina M. Ramirez and students. Ba, okay ito ah. Asian Social Institute, Manila. Donation for Vertical Housing Project. 6,000 pesos. O, pati estudyante niya. O, ayan o. O, 6,000. Yeah? Ayan. Asian Social Institute. Oh, Julius, paano ba yan? Ayan. Oh. Katex na naman si Nikki Collins. Ayan, oh. Oh. Thank you, ha? Thank you to... Ayan, mga estudyante niya. Oh, di ba? Ay, pirma pa ng mga estudyante niya, oh. Alam niyo yung mga ginagawa niyo? You inspire me. It's the other way around. You inspire me, literally. Dudurog ang puso ko sa totoo lang sa ginagawa niyo na yan. Oh. Thank you very much sa Dr. Mina Ramirez and students ng Asian Social Institute. Architect Parmer Ray Solero Paranaque, donation for vertical housing project 6,000 pesos and 3 pieces book Philippine Native Trees 101. Ayan o. Oh. Oh. Ito, babasahin ko to. Naghahanap ako nito eh. Yung mga Philippine native trees. Para itatayo natin sa mga park.
native trees natin. Thank you, ha? Architect and Farmer Ray Solero. Oh, thank you very much. Beatriz Omas, California. Book, The Warning, Testimonies and Prophecies of the Illumination of Conscience by Christine Watkins. Yan po. Ito po siya. Thank you very much. Uy, may Harvard shirt ako. Kaya okay to, ha? Oh, Noel Chief, 168 Downwind, Suwannee, Georgia. One Harvard polo shirt, one Harvard t-shirt. Oo, kasi nung nag-aral ako doon, konti lang nabili ko eh. Isang jacket lang, saka isang t-shirt. Oh! Ito yung eskwelaan ko. John F. Kennedy School of Government. That's where I took my executive program. Thank you, ha? Ala ko nito eh. Thank you very much. JFK School of Government in Harvard University. I went there twice. Thank you very much. Sa executive program nila. Yun yung pinagkukwentuhan natin kanina. About Katrina. How to make plans ahead of time. How to address problems by having data. Data kasi is very important. Maybe a better person. I may not have that regular college education or regular studies or being a regular student, but maswerte lang ako. Salamat sa Diyos. Nabigyan ako ng pagkakataon. No? At yun naman, nagagamit ko paunti-unti. In my own little way, to refresh my mind of what my teachers and professor taught me, especially sa UP and Sipag. Naku, napakagaling yan. Yung mga taga-UP. Mabait pa yan sa mga estudyanteng katulad ko na hindi nakapag-aral. Yeah? So, ayan, Kennedy School. Thank you, ha? Isa lang ata jacket ko eh. Isa nga lang ba? Isa lang nga. Dalawa. Yung isa natodas ang anak kong dalaga. Ayan. Meron na akong t-shirt. Thank you very much, ha? Mr. Noel Chief. How do you pronounce that? I hope, tama ko. Chiefe or C-H-I-E-F-E. Chiefe. I don't know how to... Or Chief, just to be safe. From 168 Crystal Downs Way, Suwannee, Georgia. Thank you. Sa Boston lang ito mabibili. Sa Coop. Sa madalit salita, co-op. But they could call it Coop. Thank you very much. Ito naman yung sulat ni Beatriz Omas. Thank you very much. One copy for Julius, one copy for Vice Mayor, one copy for Yorme. Oh, Julius, halika rito. Oh, halika na rito. Come here. Nanimiss ka na ni Nikki Collins. Julnik. Ako, mapaka mo yung wire. Ayan, Julius. Iyan eh. Warning. Madalit salita, magdidilubyo na. Magbago ka na. Sagutin mo na raw si Nikki. Okay. So, wala na akong nakalimutan. Ito naman, 5,000. Ay, ito, may sulat pang isa. Pero may resibo na siya ng gobyerno. Kay Architect. Sino sumulat? Architect Ray Solero. Architect Ray Solero, ito yung sulat mo, ha? Basahin ko mamaya. Okay. So, thank you very much. Okay, wala na akong nakalimutan. Eto na. Sa ngalan po. Sa ngalan. Ito si Noel Chief. Yung nagbigay ng t-shirt. Sa ngalan ng aking mga may bahay. May bahay o kapitbahay? O may bahay. Sa ngalan ng aking may bahay na si Lou at anak na si Francis. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Labi ng kawanin ng lungsod ng Maynila at ang inyong nasasakupan na tumataguyod sa inyong advokasya
na ipasulong ang pagunlad ng lungsod ng Maynila para sa mabuting kakaharap ng batang Maynila. Patumbayan nawa kayo ng ating Panginoong may kapal. In close here are two Harvard Kennedy School t-shirt, another for Diana. Ba, si Diana may regalo. Eh, Diana pala yung isa. Special shout out to members of Capiz High School, class 1971. Capiz High School, sa Capiz. Class, Capiz High School class 1971. Okay? So, wala na akong nakalimutan. Ngayon, studio greeting. Okay, studio guest. Ba? Parang naman may studio tayo, yung opisina lang. So, ito talaga yung Julius, oh. Julius, ang ating mga guests, no? Binabati natin, Elena Tevez, 87 years old. Yeah. Mona Lee Tevez, Annalisa Tevez, Cherry Pie Acuña. Sisters, ayan sila. Miko Acuña, nephew. Chris Anchili Acuña, 9 years old. Yan, yung bata kanina. Hindi ba siya nainip? Oh, nakatulog na. Judge Dolores Espanyol. Judge, 85 years old. Founder of Transparency International Berlin. Wow! What are the chances? What we're doing is what you have built. And we have other programs that we would like to present to you if we have time. There you go. Di ba? Transparency International from Berlin. And this is it. This is what we're doing. You know? Kakatuwa naman kayo. Founder Transparency International Philippines. Attorney Araceli Villanueva, 75 years old. Ayan, attorney. Drafted senior citizen law. Ah, kayo! Kay Senator Angara. The first Congress. Oh, wow. Did, 87 Congress. That was, Mayor, that was the original senior citizen's law because it has undergone some innovations now. Oh. But the original one was... Senator Angara. Senator Angara. Oh, yeah. He was then the president of the University of the Philippines before 87 election. Tama ba? 88. From 80 to 86 to 86. Uh-huh. Okay, ah. Ayun, ang author ng original or mother law of the Senior Citizens Act after went to further amendment. And former General Manager, Philippine International Convention Center, PICC. Yeah. Okay. There are senior staff of Senator Ed Angara, mga staff ni Senator Angara, nandito. Sino pa ang wala? Oh. Julius, meron ka pang pabati? Wala na? Wala kang special mention? Sa lahat ng... Sa lahat ng... ano... Julnik Fans Club, Julius Nicky Collins, yeah. At si Jun, pamilya ni Jun nandito dito. Hi Jun, kumusta? Chairman Jun at ang pamilya niya. Anyway, tapos na po tayo sa ibang bisita natin. Yes, ma'am. Teka. Mr. Mayor. Sure. May I have the pleasure of giving these books to you. Although this was dedicated to me by a retired commissioner of COA, Sofronio Orsal, but because you may have a good use for it, thank you. I'm giving this to you. Ilongga ba kayo? From Sorsogon. Ah, Sorsogon. Kasi you know, you sound like Ilongga kasi yes. my father is from Antique. Thank it was you. Dedicated to me. But sayang naman. No. Huh? You may have a good use for that. So I'm giving it to you. Thank you po. And this is the letter which we prepared because Attorney Villanueva and Mona Lee Tevez are members of the Board of Trustees of Transparency International. But we have already branched out to the ACT Center, which is the Anti-Corruption Training Center.
Thank you. We have a letter, but I don't know whether you were able see, to I will, see it. I will read it. For your I will. Thank you very much. Thank you, Tita. Thank you. Thank you sa inyo. Local government taxation. Oh, ito. Kanina lang, napag-usapan natin ito. The effects of taxation. Oh, yan. Katulad nun, ah, yung sinabi natin, amnesty. The mayor, just for the sake of conversation, in passing lang, the mayor cannot just give amnesty without an enabling law. Ayan, si attorney nandito. Ito, nandito ito, malamang itinuturo ito rito. So, importante talaga na ang konseho o the local legislative body and the executive are in harmony. No? Malaking bagay talaga. At ang epekto, makikita mo. Mararamdaman mo eh. Kasi, ayun, makita nyo, 800 million something. Almost 1 billion pesos ang nasave ng taong bayan sa penalties and surcharges. Oh, but we gain. We lost 1 billion, gain ng taong bayan. Kasi nagkaroon ng ease. Then we gain 860, gain na naman ng taong bayan. Bakit? That's tax money. Babalik in a form of services. Kaya dalawang tama sa isang batas. Yan ang ano, medyo mga tawag dyan eh, wild imagination. You really have to sometimes to be wild and more aggressive in this decisiveness in governance. I'm just happy that I can read something new. This is something new for me. Anyway, mga kababayan, akalain mo yung alas 7 na. Kumain na ba kayo? Okay, mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Anyway, tapos na po tayo. I think this will be our last capital report for the year 2019. Now, mga kababayan, sa loob ng 6 na buwan, marami tayong naging pagsubok. Ako po, personally, maraming naging pagsubok. May mga temptation. But sa awa ng Diyos, bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos, eh, binibigay niya pa ako ng lakas at katatagan. Sana nga, magpatuloy yun. Paisama niyo na ako sa dalangin niyo if I'm not asking too much. For God to give me wisdom and emotional capacity to understand things. No? Sa loob ng 6 na buwan, hindi po ako laging tama. Pakatatandaan niyo po yan. No? But at the least thing that I can assure you, I was and I am and I'm going. Always be just. Yun ang minimum requirements ko sa sarili ko para sa inyo. Ako'y laging magiging makatwiran. Habang inaakap ko ang isang parte ng lipunan para kalingain, huwag niyo naman ipagdamot yung kabilang kamay ko na akapin din yung kabilang bahagi ng lipunan. Dahil ang mga kamay na ito ay para sa pangkalahatan. At pipilitin ko naman na akapin ang kaya kong akapin. Ngayon, sana nga ay patuloy kayong maniwala na someday, somehow, na may magtitino sa gobyerno. Someday, somehow, we will never be perfect but we will try our best. Best effort, best foot forward. Always. Because you always deserve better from us. You deserve better things from us. And I hope sa loob ng 6 na buwan, magsasarado naman na ang taon, sa mga hindi naging komportable na ilan nating mga kababayan sa pagbabagong nagaganap sa lungsod ng Maynila, ipagpatawad din nyo at wala naman kaming masamang layunin kundi sa kabutihan nyo rin in the long run. At kung hindi naman naging komportable ang ilan dahil sa binago namin ang inyong mga nakasanayan at hindi ko muna nakasanayan na itama na once ang nakasanayan nyo'y mali, kahit na kayo'y mabuhay, mamatay, babuhay muli, mali pa rin yan. Kailangan natin baguhin.
sa mga taong nanonood na naghahangad ng pagbabago, pero pag ang pagbabago tumama sa inyo at hindi kayo naging komportable at ayaw nyo na bigla, hindi nyo po labis na gusto ang pagbabago. Kaya kung gusto nyo talaga ng tunay na pagbabago, sometimes kailangan natin magsakripisyo. Thank you very much sa inyo, sa maraming take care na nabasa ko. Maraming beses nyo na akong pinatutulog. I'm doing those simply because to show you our simple dedication to our job and to the mandate that you've given me. And ganun din sa mga kasama ko. But, and you're right, no? Kahit ubusin ko yung 24 oras na huwag ako matulog at bantayan ko ang dapat bantayan, kapag hindi ko kayo nakatulong, hindi po tayo magkatagumpay. Kaya po sana huwag lang maging take care ang ihandog nyo sa akin. Sana ihandog nyo rin sa akin, Yorme, huwag kang mag-alala, gising na ako, tutulong na ako. If you do that, all of you who are watching right now, and all of you who are going to watch this later, I think the probability, at the very least, the probability of being successful in pursuing successful yung programa na yun. Ngayon, mga kababayan, bagong taon na, ilang oras na lang, Edmund, 2020 na. Are we happy of what we saw? 6 months ago? Or 7 months ago? Last year? A year ago, 2 years ago. Are we happy? Now, if the answer is no, then we should change. And the government direction should change. But, ulitin ko, at paulit-ulit ko sinasabi, like what Einstein said, don't expect different results will come to us if what we did today is the same as yesterday. So, hinikayat ko kayo lahat ng mga manunood. Ngayon, darating na bagong taon. Sana itulungan nyo na kami sa pamahalaan. We cannot do it alone. We will not stop. We will continue. Whatever we have started, we will maintain. And we'll make it better for next year. We will innovate. We will learn, and we've learned our mistakes from the past. A week ago, a month ago, a few months ago. We're going to learn. And we'll make it better in the coming weeks, months, years in the city of Manila. But then again, let me reiterate, we need your help. We need you to cooperate. Kailangan po na. Then, let's start from small things. Ang hinihingi kong regalo sa inyo, kung pwede ba humingi ang mayor ng regalo sa inyo, I don't know. But at least, let me do this.
at least maglinis kayo ng inyong mga bahay. Na pag malinis, mas dadalang ang pagkakasakit. Pag dumalang ang pagkakasakit, dadalang ang bisita sa ospital. Pag dumalang ang bisita sa ospital, nakita ninyo yung date ang sinabi ko kanina. Konti yung bibiling kong gamot, paracetamol, amoxicillin, amoxiclab, o kung ano-ano pang injection, bandage, and so on and so forth. So pag konti ang binili ko, maraming savings. Maraming savings, totos kasing ko, ibabalik ko sa inyo. Mas maraming programa, mas tangible programs, particularly sa mga anak ninyo. At pagkatapos yung linisin, yung pangalawang kahilingan ko sa inyo, no? Kundi man kalabisan, linisin nyo na rin yung tapat ng bahay ninyo. Huwag mo nang pakialaman yung kapitbahay mo yung chismosa. Yung sa'yo na lang. Yung kapitbahay mo may mema yun eh. May masabi lang. Importante sa'yo na lang. If everybody will do the same, the next thing we know, we will have a cleaner environment, cleaner community, maaliwalas. Ang pangarap ko sa inyo ay malinis, maaliwalas, at panatag na siyudad ng Maynila. We'll start from there. I'll do what I have to do. I already mentioned it. Vertical development, social amelioration. But what I'm asking from you is your participation. Bukas tatapunan nyo na naman yung ating mga kababayan sa eskwatra sa ilog. Tatapunan nyo na naman ang basura yung ilog. Bukas lilinisin na namin. Na naman namin. Tatapunan nyo na naman, lilinisin na naman namin. Tatapunan nyo na naman, lilinisin na naman namin. Pero hindi ba magandang mas malinis yung ilog? Kasi ako naniniwala ko, hindi natin kailangan kahit tayo eskwatra, may dignidad sa kahirapan. May dignidad sa pagiging squatter. May dignidad bilang tao. Dahil para sa akin, sa lungsod ng Maynila, katulad ng sinasabi ko lagi, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Ang halaga ng buhay ng tao ay pantay-pantay sa aking pananaw. Pagpapalaga ko sa buhay niyo, ganun. Kaya nga sana, mga kababayan nating nanonood na nakasatabing ilog, huwag nyo itapon yung basura nyo doon. Lagay nyo sa sisidlan, tapos obligasyon kong hakutin yan. Tulungan nyo ako maglinis ng Maynila. Let's start from there. Basic governance. I hope I'm not asking too much. And again, ngayong bagong taon, ang wish ko naman sa inyo, ang wish ko naman sa inyo ay may awa ang Diyos, kalugdan sana kayo ng Diyos na mapagtagumpayan ninyo ang inyong mga pagsubok sa buhay. Pakinggan sana kayo ng Panginoon Diyos sa inyong mga kahilingan o wish. At matupad nyo sana ang inyong mga New Year's resolution. Hinto na ako mag-yosi. Sino ba yun? Sino ba yun? May nagsasalita. New Year's resolution. Ikaw, Julius, ano yung New Year's resolution mo? Wala. Balance sa oras. Balance sa oras. Ah, yan, wala sa gobyerno yan. Not in my watch. So, anyway, pagtagumpayan nyo sana sa awa ng Diyos ang inyong mga susuunging suliranin. At maging ligtas kayo sa awa ng Diyos. So, muli, mga kababayan, Merry Christmas sa inyong lahat. I hope with your help, with everybody's cooperation, sama-sama tayo. Let's move together towards one direction. Because wala namang magbang malasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Let's make this the real capital the country, the window of opportunity. Let's make it that way. And let's do that, and let's do it not for me, not for you. Let's do it for the next generation so they will have a better Manila. Because what we're gonna do today, what we're gonna sacrifice today,
will not be felt immediately. Pero at the very least, ito'y pakikinabangan ng mga susunod na salinlahin natin. Para sa kanila na lang. Tama nang tayo ang magdusa ngayon para ang susunod na henerasyon may makamit na tunay na bagong Maynila. So, Happy New Year sa inyong lahat. I hope maging happy ang New Year natin. Don't forget, the color of the year next year is blue. Yeah. Ay, totoo naman. Hindi naman ako may sabi doon. Yeah, blue. Eh, di ba? Sabi nila eh. It's blue. Nagkataon lang na paborito ko. Huh? And next year is etneb na. 2020. Takorens na. But sana kung gaano kalinaw ang numero ng taon, ganun din maging linaw ang direksyon ng siyudad ng Maynila sa tulong ninyo. Sa ating Pangulo ng Bansa, to President Rodrigo Roa Duterte, thank you very much for all your assistance and help to the City of Manila. Thank you very much for your service to the country, no? Your care and compassion to the country. And I hope kami dito sa Lungsod ng Maynila, hindi man tayo magkakaparti-partido. Kami isa maliit naming kaparaanan, maisama ka man lang namin sa iyong sa aming mga panalangin na ikay maging malusog, ligtas sa anumang kapahamakan at bigyan ng liwanag ng kaisipan ng Panginoon Diyos na pamunuan ng ating bansa. In our own little way, Mr. President, no, kami naman po ay makikiisa sa mga layunin mo para sa kapakanan ng higit na nakararami. Masa po kayo, kayo'y bilang kapitbahay namin dito sa lungsod ng Maynila. Eh, pagbubutihan naman po namin sa maliit naming kaparaanan. Sa mga ahensya ng national government na katulong namin lagi. No? Kay Secretary Simatu, yan, mga madalas yan. Si Secretary Bernard Romulo, si Secretary Anyo, ha? Si Secretary Lopez, Secretary Tugade. Ha? Si Simatu ba, nabanggit ko na sa DNA? Oh, yan. Sa mga tagapag-asa. Oh, importante sa kanya mga tagapag-asa, sila ang kachit-chat ko pag madaling araw, kung may pasok ko, wala. Sila ang kausap ko lagi sa telepono pag madaling araw. O sa mga ahensya ng gobyerno, no? Ay binabati namin kayo at sana kayo habang nasa lungsod ng Maynila kayo panatiling ligtas ng Panginoon Diyos. At sa maliit naming kaparaanan habang nandito kayo sa Maynila, ang inyong mga ahensya at opisina, ay pipilitin namin magbuti para kayo magkaroon ng kapanatagan habang nagtatrabaho sa lungsod ng Maynila. So muli, sa ating mga kababayan sa abroad, sa buong mundo, ating mga immigrants, ang mga Pilipino immigrants sa samang parte ng mundo, sa ating mga OFW, nakakamiss ang Pasko. Huwag na kayo maiya. Isipin nyo na lang ang mga sakripisyong ginagawa ninyo ay para sa inyong mahal sa buhay at inyong sarili. Yan ay pansamantala lamang. At pagpasalamat nyo na lamang sa Diyos, kayo'y nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng oportunidad kung saan man kayong dako sa buong mundo. At sa ganitong pamamaraan, salubungin ninyo, tanggapin ninyo ang pagmamahal na inaalay namin sa inyo. Sasama rin namin kayo sa inyo sa aming panalangin. Kaya sana kayo maging ligtas, ha? Sa mga OFW, sa mga immigrants. Someday, somehow, pagkakasalubong-salubong din tayo ng landas. So, mahal namin kayo, mga OFW. Mahal namin kayo, mga immigrants. No? Mahal kayo ng bansang ito. So, sa mga hindi ko palabati, thank you very much sa inyo. At sa pamilya ko na lagi nagbabayad ng sakripisyo sa oras, thank you very much for your understanding. To our staff, sa PIO, palakpakan natin ang PIO. It's a good idea that they created and we were very close, we became closer to the people of the City of Manila. So muli,
Sign off kami for the meantime sa 2019 dito sa Capital Report. We will see you next year. We will have our Capital Report first Friday ulit or every Friday of the week sa ating Capital Report. Wala na ako nakalimutan? Kompleto na? Okay na, Julius? Oh, so, mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, ang kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Maynila bilang kapitolyo ng bansa. Sa programang The Capital Report ay pansamantalang nagsasign off for the year 2019. And we will be back next year. I'll see you at nawa pagpalain kayo ng poong may kapal. Manila! God first. Thank you.